All right, so without further ado, let's start na. So once again, I am Joyce Acosta. Question number one. Anong taon ipinatupad ang Filipino bilang wikang pambansa ng Pilipinas? Letter A, 1937. Letter B, 1959. Letter C, 1987. Or letter D, June 1861. Paki-comment po ang inyong mga kasagutan. Muli, anong taon ipinatupad ang Filipino bilang wikang pambansa ng Pilipinas? Anong taon raw? Alright, ang bibilis ng mga Filipino majors ngayon. So, ipinatupad pag ganitong tanungan po ang ating tatandaan pag Filipino 1987 po. Pero kapag ang tanong sa board exam, anong taon ipinatupad ang Tagalog bilang wikang pambansa ng Pilipinas? Anong taon ba ipinatupad ang Tagalog bilang wikang pambansa ng Pilipinas? Anong taon? All right. Kapag sinabi nating Tagalog 1937, pag sinabi nating Pilipino 1959. Pag sinabi nating Filipino, ito ay ang 1987. So how about the letter D in the choices? Ang letter D po, ito po yung araw ng kapanganakan ni Jose Rizal po, June 19, 1861. So kailan ipinanganak si Jose Rizal? June 19, 1861. So sinali ko po siya dito kasi lumalabas po to sa Gen Ed. Kasi ang aking pong gusto na lahat po ng choices ay magagamit nyo. Walang tapon, kumbaga. Alright? Pag ang tanong sa board exam, anong taon ipinatupad ang Tagalog? 1937 po ang inyong kasagutan. Pag ang tanong naman, anong taon ipinatupad ang Filipino? Filipino na P, ito ay 1959 po. 1959. Pero kapag Filipino, ito ay 1987. Alright? Let's proceed. Letter C po ang tamang sagot. Next question. Anong batas ang nagpapatibay na Pilipino ang magiging batayan ng ating wikang pambansa? Letter A, kautusang tagapagpaganap bilang 1-3-4. Letter B, kautusang pangkagawaran bilang 7. Letter C, Saligang Batas ng 1987, Article 14, Section 6. Or letter D, Kautosang Tagapagpaganap bilang 96. Paki-comment po ang inyong kasagutan. So ating context clue po, anong batas ang nagpapatibay na Pilipino ang magiging batayan ng wikang pambansa? Pilipino po. Alright, nakikita ka na ang inyong mga kasagutan. Letter B, letter E, A. Mabuti po at naparito kayo. Sapagkat ang tama pong sagot ay letter B, kautosang pangkagawaran bilang 7. Kapag ang tanong naman po sa board exam, anong batas ang nagpapatibay na Tagalog ang magiging batayan ng ating wikang pambansa? Ito ay ang kautosang tagapagpaganap bilang 1-3-4. Yung choices po na letter A, yan po ang Tagalog. Kapag sinabi naman pong Pilipino, ito ay ang kautusang pangkagawaran bilang 7. Kapag naman ang tanong sa board exam, anong batas ang nagpapatibay na Filipino ang magiging batayan ng ating wikang pambansa? Yung F, ito ay ang Saligang Batas ng 1987, Article 14, Section 6 po. Ang kautusan tagapagpaganap bilang 96 naman po, ito ay nilagdaan ni Pangulong Marcos, Ferdinand Marcos Sr. na naglalayong dapat po lahat ng tanggapan at establishmento raw natin ay nakasulat sa wikang Filipino. Yan po ang nilalaman ng kautusan tagapagpaganap bilang 96. Ang tatandaan po natin, basta may itinakda ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kautosang tagapagpaganap bilang 96 po yan. Okay? Alright.
Basta muli i-drill natin, basta ang tanong sa board exam, Tagalog, anong batas? Ito ay ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 po, 134. Kapag Pilipino na P, ito ay kautosang pangkagawaran bilang 7. Kapag ang tanong naman sa board exam, anong batas ang nagpapatibay na Filipino or F, ang magiging batayan ng ating wikang pambansa, ang magiging sagot niyo po, Saligang Batas ng 1987, Article 14, Section 6 po. Okay? I hope malinaw po sa inyo. Alright, sabi ni Ma'am Johanna, ako lang ba ang malabo nakikita, ako lang ba ang malabo ang nakikita mga ma'am at sir? Malabo po ba sa inyo yung screen ko po, yung slide ko po? So, sa mga malabo dyan, paki-adjust po yung resolution ng YouTube nyo po, settings. Okay? Next question. Si Dar ay tubong Ilocos, ngunit lumaki sa Japan. Pagkaraan ng ilang taon ay nagtungo ang pamilya niya sa Pilipinas upang dito manirahan at makapag-aral sa isang kilala at mahusay na universidad. Sa makatuwid, ang wikang Ingles na natutuhan niya sa kanyang paaralan ay tinawag na letter A, unang wika, letter B, ikalawang wika, letter C, ikatlong wika, letter D, ikaapat na wika. So lumabas po ito last March 19. So paki-comment po ang inyong kasagutan. Ang atin pong context clue rito ay ang wikang Ingles na natutunan niya sa kanyang paaralan. So, ang magiging sagot po natin ay tama po, letter B, ikalawang wika. Pag sinabi po natin unang wika, ito po yung wika na natutunan po natin simula ng ating pagkapanganak po, unang wika. Or kapag nakita nyo yung term na sinusong wika, so pareho lang po yun. Unang wika or sinusong wika, same po ang kahulugan, okay? So, ang tama pong sagot ay ikalawang wika. Kahit panglima or pang-apat mo na yan na wika na natutunan, ang magiging katawagan pa rin yan ay ikalawang wika po. Ikalawang wika. Okay? Let's proceed. Sino ang nagsabi na ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga tao sa pakikipagkomunikasyon? Letter A, Henry Gleason. Letter B, Benjamin Lee Worth. Letter C, Haring Samatikos. Or letter D, Edward Sapir. Paki-comment po inyong kasagutan. Muli, sino raw ang nagsabi na ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog? Alright, nakikita ko na inyong mga kasagutan. So, pag sinabi natin ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog, si Henry Gleason po agad ang ating dapat na nasa isipan, okay? Pag sinabi naman po kasi natin Benjamin Lee Wolfe, inihayag niya na ang wika ang humuhubog kung paano tayo mag-isip at siyang nagdedetermina kung ano ang kaya nating isipin. So kay Benjamin, wika raw ang humuhubog kung paano tayo mag-isip. Kay Haring Samatikos naman, ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo. So ang lumabas po last March 19 ay kay Haring Samatikos po. Sino raw ang nagsabi na ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo? Ang sagot po niyo, Haring Samatikos po. Haring Samatikos. Okay? Ayon naman kay Edward Sapir, ang wika ay pantao at likas ang paggamit ng tao sa wika. Edward Sapir. So likas daw ang paggamit ng tao, meaning innate na natin ang gumamit ng wika. Okay, let's proceed. So after how many items po, mga 10, ay i-drill po natin 1 to 10 para po may retention. Okay? So next question. Ibinaba ni Kalihim Jose B. Romero ng edukasyon ang kautosang pangkagawaran bilang 7
na nagsasaad na ang wikang pambansa ay tatawaging A, Tagalog, letter B, Filipino, letter C, Filipino, letter D, Espanyol. So, ang una nating i-eliminate ay ang letter D. Kasi, kailanman hindi naging wikang pambansa ang Espanyol, okay? So, ang pagpipilian na lamang natin ay letter A, B, at saka C. So, please comment, i-comment nyo po ang inyong kasagutan, okay? Alright, kautosang pangkagawaran bilang 7. So, kanina ay lumabas rin to. So, dapat basta 7, ito ay letter B po, Filipino. Letter B po ang tamang sagot. Pag Tagalog, ito ay noong 1939. Okay. Next question. Anong sangay ng linguistika ang nakatuon sa pag-aaral kung paano nabibigyang kahulugan ang mga salita batay sa paggamit nito sa pangungusap o pahayag? Letter A, orthografiya. Letter B, semantika. Letter C, morphologiya. Or letter D, discourso. Paki-comment po ang inyong mga kasagutan. So ang context clue po natin ay nakatuon kung paano nabibigyang kahulugan. Kahulugan, ito po ay letter A ba, orthografiya. Letter B ba, semantika? Letter C ba, morphologiya? Or letter D, discourso? Alright, natutuwa ako sapagkat karamihan po sa inyong mga sagot ay tama po, tama. Basta meaning or kahulugan, semantika po. How about orthografiya? Ano po yung ibig sabihin ng orthografiya? Pag sinabi po kasi nating orthografiya, ito ay pag-aaral sa wastong pagbaybay ng salita. Orthographia, wastong pagbaybay ng salita. Semantika, semantika, meaning or kahulugan. Yun lamang po ang tandaan nyo para madali po nyong matandaan. Okay? Pag sinabi po nating morphologiya, ito ay ang pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Kapag ang tanong sa board exam, ano ang pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog? Ang magiging kasagutan nyo po ay ponolohiya. Ponolohiya. Pero kapag ang tanong sa board exam, ano ang pinakamaliit na unit ng tunog? Ponema lamang po. Kapag wala ang pag-aaral, ponema po ang magiging kasagutan nyo. At kapag ang tanong naman sa board exam, ano ang pinakamaliit na unit ng salita? Morphema po. Morphema. Pag sinabi naman nating discourso, ito ay ang makabuluhang pagpapalitan ng pangungusap ng dalawang tao or dalawang nag-uusap po. Discourso. Okay? Okay, Ma'am Jean Gaso, tama po. Pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita ang morphologiya. Ang ponolohiya po ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Okay? Be careful po. Okay, sa mga hindi po nagsasabing clear ang ating slide, ayon naman po kay Ma'am Sara. Hi, Beshi. Clear naman po daw sa kanya. Hi, Ma'am Sara. Naway nag-aral ka po. Saka na po gala, ha? Okay. Let's proceed po. Letter B po, pagkahulugan. Letter B. Okay, ngayon ko lang naaalala. How about syntaxes? Ito ay ang pagsama-sama ng mga salita para makabuo ng pangungusap. Syntaxes, sentences. Semantika, meaning. Okay? Proceed po tayo. Anong sangay ng linguistika ang nakatuon sa tamang pagsasaayos ng mga salita para makabuo ng isang pangungusap na nagsasaad ng buong diwa. So ano po to? Ang ating pong context clue ay ang pagsasaayos ng mga salita para makabuo ng isang pangungusap. So ito po ay letter. Paki-comment po ang inyong kasagutan. Ito po ay letter. Alright, si Ma'am Daisy Lynn ang nauna. Hi po Ma'am Daisy Lynn. Okay. Syntax, tama po. Letter
D, ortografiya, bye-bye, ponolohiya, pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog, morphologiya, pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Alright, let's proceed. Alright, i-drill na natin. Pag sinabi natin 1937, ano ang katawagan ng ating wikang pambansa? 1937, ano ang katawagan? Pag 1937, ano ang katawagan? Ito ay Tagalog po, Tagalog. Kapag sinabi naman po natin 1959, Filipino, Filipino. 1987, Filipino, F, Filipino, okay? Kautusan tagapagpaganap bilang 1, 3, 4, ito po ang nagsasaad na Tagalog ang magiging batayan ng ating wikang pambansa. Kapag ang tanong sa board exam, anong batas ang nagpapatibay na Tagalog ang magiging batayan ng ating wikang pambansa, ito po ay kautusang tagapagpaganap bilang 1, 3, 4. Kapag naman ang tanong sa board exam, anong batas ang nagpapatibay na Pilipino ang magiging batayan ng ating wikang pambansa, ang magiging sagot nyo po ay kautusang pangkagawaran bilang 7. Bilang 7. At kapag ang tanong naman sa board exam, ano ang batas na nagpapatibay na Filipino ang magiging batayan ng ating wikang pambansa, ang magiging sagot nyo po ay Saligang Batas ng 1987, Article 14, Section 6. So, inuulit-ulit ko sapagkat ito po yung madalas lumalabas, yung Tagalog, Filipino, at Filipino, okay? Pag sinabi naman po natin kautosang tagapagpaganap bilang 96, ang atin pong tatandaan, Ferdinand Marcos Sr. po. Siya po ang nagsasabi na dapat yung mga tanggapan, mga establishmento ay dapat ang pangalan ay nakasulat sa wikang Filipino po. Wikang Filipino. Kautusang tagapagpaganap bilang 96, Ferdinand Marcos Sr. po to. Pag sinabi naman nating sinusong wika, ito po ay unang wika. Kapag natutuhan mo mula sa inyong pagkapanganak, ang magiging sagot nyo po ay unang wika. Kapag ikalawang wika naman, ito yung natutunan natin sa paaralan or kahit saan. Ikalawang wika po ang tawag. Okay. Naiintindihan po ba or masyadong mabilis? Alright. Naiintindihan naman daw. So let's proceed. Okay. Pag sinabi natin, sino ang nagsabi na ang wika ay masistemang balangkas? Sino ang nagsabi? Paki-comment po ang inyong mga kasagutan. Sino ang nagsabi na ang wika ay masistemang balangkas? Si Henry Gleason ba? Si Edward Sapir ba? Si Haring Samaticos ba? Alright. Pag sinabi natin ang wika ay masistemang balangkas, ang nagsabi po ay walang iba kundi si Henry Gleason. Paborito po ng let si Henry Gleason in terms of majorship po. Okay, kapag ang tanong naman sa board exam, sino ang nagsabi na ang wika ang humuhubog kung paano tayo mag-isip? Ang wika ang humuhubog kung paano tayo mag-isip? Ang sagot niyo po ay si Benjamin Lee Whorf. Benjamin Lee Whorf. Kung paano tayo mag-isip, si Benjamin po yan. Sino naman ang nagsabi na ang wika ay sadyang natutunan kahit walang nagtuturo? Kahit wala daw nagtuturo ay natututunan raw ang wika. Sino ang nagsabi? Ang wika ay sadyang natutunan kahit walang nagtuturo. Sino po ang may sabi? Alright. Alright, ayong. Alright, kapag ang wika ay sadyang natutunan kahit walang nagtuturo, ang sagot nyo po ay Haring Samaticos. Haring Samaticos po. Haring Samaticos. Nandoon po, pwede nyo po yung balikan next, ano po. Ay, itatype ko na lang. Haring Samaticos. Alright. Okay, kapag ang tanong, ang wika ay sadyang natutunan kahit walang nagtuturo, Haring Samaticos. Ang wika ay pantao at likas ang paggamit ng tao sa wika.
Sino ang nagsabi? Siya po ay walang iba kundi si Edward Sapir po. Edward Sapir. Likas raw ang paggamit ng tao sa wika, Edward Sapir. How about semantika? Ano yung context clue natin sa semantika? Alright, ano yung context clue natin sa semantika? Pag sinabi nating semantika, ano po yung context clue natin? Alright, pag sinabi po nating semantika, meaning. Meaning po. Pag sinabi naman nating orthographia, ito ay wastong pagbaybay ng salita. Orthographia, wastong pagbaybay ng salita. Pag sinabi po nating makabuluhang palitan ng mga pangungusap, discourso. Makabuluhang palitan ng pangungusap, discourso po ang ating sagot. Pag sinabi naman nating pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog, ang magiging sagot po natin ay ponolohiya. Tunog, ponolohiya po. Alright, may re-replyan lang po ako saglit. Alright. Ang ating last discourse, alright? Pag sinabi nating discourse, so ito ay makabuluhang palitan ng pangungusap. Ponolohiya, pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Kapag ang tanong sa board exam, ano ang tawag sa pinakamaliit na unit ng tunog? Ang magiging sagot nyo po ay ponema, ponema. Pag ang tanong sa board exam, ano yung pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita, salita, it's morphologia po. Pag ang tanong sa board exam, pinakamaliit na unit ng salita, morphema po ang magiging kasagutan niyo po. Syntaxes, sentences. Yan po ang ating context clue, okay? Let's proceed po. Ang sinaunang paraan ng pagsulat na tinawag nating baybayin na kung saan ito ay binubuo ng ilang patinig at katinig. So letter A, 13 na titik. Letter B, 18 na titik. Letter C, 3 patinig at 14 na katinig. Letter D, 23 katinig at 5 patinig. So pakikomento po ang inyong kasagutan. Ang tanong po ay ilang titik po ang patinig at katinig sa baybayin? Ilang titik po? So, ang una nating i-eliminate ay ang letter A at B. Bakit? Sapagkat ang tinatanong ilang patinig at katinig sa letter A at B, wala na. Dumiretso na siya sa titik. So, ikes agad po ang letter A at B. So, ang magiging kasagutan po natin ay letter C po. Letter C. Alright, let's proceed. Anong gamit ng wika ang sumasaklaw sa masining na paraan ng pagpapahayag gaya ng panulaan, prosa, sanaysay at iba pa? Ang ating context clue, sumasaklaw sa masining na paraan ng pagpapahayag. Letter A, metalingual. Letter B, conative. Letter C, patic. Letter D, poetic. Letter D, poetic. So, paki-comment po ang inyong kasagutan. Alright, karamihan sa inyong sagot ay letter D and tama po. Pag sinabi kasi nating metalingual, ito yung pagpapahayag ng koro-koro. Metalingual, koro-koro po, paraan ng pagpapahayag ng koro-koro. Kapag sinabi naman po nating conative, panghihimok or panghihikayat. Conative, panghihimok or panghihikayat. Pag sinabi naman nating phatic, ito ay pagsisimula ng ugnayan. Phatic, pagsisimula ng ugnayan. How about poetic? Ito ay masining na paraan ng pagpapahayag. So, ang ating context clue, masining na paraan ng pagpapahayag po. Okay? Okay.
Metalingual, yes po, Ma'am Ara, Kayabyab. Metalingual, paraan ng pagpapahayag sa kuro-kuro po, okay? Let's proceed. So, ang tamang sagot ay letter D po, letter D. Alright, gamit ng wika, fatik, pagsisimula ng ugnayan, conative, panghihimok or panghihikayat, emotive, emotion, damdamin, pagpapahayag ng damdamin. How about referential? Paggamit bilang sanggunian, reference, sanggunian. Metalingual, pagpapahayag ng kuro-kuro. Poetic, ito ay ang patalinghagang pagpapahayag. Alright, i-drill natin. Pag sinabi nating fatik, ito ay fatik. Pag sinabi po nating fatik, ito po ay... Alright, paki-comment po. Ito po ay fatik. Ano po ang fatik? Fatik. Alright, may re-replyan po ako saglit. Wait lang po. Alright, pag sinabi nating fatik, ito ay pagsisimula ng ugnayan. Fatik, pagsisimula ng ugnayan. How about conative? Ito ay panghihimok or panghihikayat. Conative, panghihimok or panghihikayat. Conative, panghihimok or panghihikayat. Emotive, emotion. Referential, sanggunian. Metalingual, ano po ang metalingual? Pagpapahayag ng kuro-kuro. Poetic, matalinghagang pagpapahayag. Alright, nakuha po ba natin? Fatik. Fatik from the word P, pagsisimula ng ugnayan. So, Ma'am Janessa is here. Hi po, Ma'am. Maayong gabi po, Ma'am. So, sa mga science major po, Ma'am Janessa is your coach po. Napakagaling po ni Ma'am Janessa. Subscribe na rin po kayo sa channel ni Ma'am Janessa po. Alright. Good evening. Fatik, pagsisimula ng ugnayan. Conative, panghihimok or panghihikayat. Emotion, emotive, referential, sanggunian. Pag sinabi nating metalingual, ito yung pagpapahayag ng kuro-kuro. Letter D, ang last ay poetic, ito ay matalinghagang pagpapahayag po. Alright, anong teorya ng wika ang nagsasabing ang wika ay nalilikha bunga ng tunog ng mga bagay sa kalikasan? Ang ating context clue, bunga ng tunog ng mga bagay na nalilikha sa kalikasan. Letter A, bawaw. Letter B, popo. Letter C, dingdong. Letter D, yoheho. Paki-comment po ang inyong mga kasagutan. Alright, si Ma'am Rhea, letter C daw. Ang ating context clue, nalilikha bunga ng tunog ng mga bagay sa kalikasan. So, ito po yung sinasabi ni Kona, please be careful. During board exam po, huwag magmadali sa pagsagot ng question. Take your time po. Basahin mabuti ang mga katanungan. Okay? Marami na akong nakikita na mali ang mga sagot. Mali. Bakit letter C? Bagay sa kalikasan. Kalikasan. Alright, yung mga answer nyo, A at C. Mabuti po at naparito kayo. Pag sinabi po nating nalilikha bunga ng tunog ng mga bagay sa kalikasan, ang atin pong answer dyan ay bawaw po, bawaw. Pag sinabi naman nating popo, masidhing damdamin. Popo, masidhing damdamin. Pag letter C, dingdong, ito ay mga bagay sa ating kapaligiran, kapaligiran, kalansing ng barya, mga ganyan ho. Pag sinabi naman po natin yoheho, pwersang physical. So ang magiging kasagutan po natin dito, kapag kalikasan, bawaw. Pag bagay sa kapaligiran, dingdong. So huwag po kayong makonfuse sa dalawa na yan, okay? Bawaw, kalikasan. Popo, masidhing damdamin. Dingdong, ito po yung mga bagay sa ating kapaligiran. Letter ang at ang yoheho ay ang pwersang physical po. Pwersang physical. Okay?
Letter A po ang tamang sagot. So, wag na wag. Okay, ligwak raw, sabi ni Ma'am Jen Gaso. Okay, wag po kayong ma-confuse. Sa board exam, take your time po. Take your time. Isang beses lang po kayong mag-take. So, ibigay nyo na po yung best nyo. Na-late po kasi yung kalikasan mo, ma'am. Sabi naman ni Ma'am Rica May. Okay, na-late raw. Totoo naman. So, please be careful po. Be careful. Kung may dapat basahin, kasi ako, during nagre-review pa ako, ang technique ko, hindi ko binabasa ng buo. Kapag may nakita akong isang context clue, automatic sasagot ako agad. Pero hindi pala yun tama. Hindi yun po tama. Hindi ko po ina-advise yun. At ang natutunan ko during board exam, dapat kahit gaano kahaba, basahin nyo pa rin yung katanungan. Basahin nyo pa rin yung katanungan para magpapas kung may lisensya. Magpapas ko po bang may lisensya? Okay, sabi naman ni Ma'am Jen Gaso, very tricky ang question. Yes po, very tricky ang mga questions sa LET. Then may mga lumalabas rin po na katulad ng sa mga sinalangguhitang salita when in fact sa test questionnaire niyo po wala namang sinalangguhitan. So kayo na po yung mag-adjust. Kayo na po yung umintindi kung ano yung sinalangguhitan doon. Okay? Let's proceed na po. Teorya ng wika, i-drill po natin. Pag sinabi nating bawaw, bawaw, ligwak ang karamihan dito, sabi ni Ma'am Jen Gaso. Pag sinabi nating bawaw, kalikasan, kalikasan po. Pag sinabi naman nating pupo, masidhing damdamin ang ating context clue. Pupo, masidhing damdamin. How about yoheho? Pag sinabi nating yoheho, pwersang physical po. Pag sinabi nating tararabumdiay, ritual, ritual, tararabumdiay. Okay, pag sinabi nating dingdong, mga bagay sa ating kapaligiran. Okay, sabi ni Ma'am Sarah Salik Ande, hi Beshi, magta-top daw. Go for the top, ma'am. Okay, I will be, I'm the proudest. Sana may mag-top po, okay? Pag sinabi naman nating lala, ito ay romansa. Nagmula raw ang wika sa romansa, lala. Pag sinabi naman nating tata, ito ay ang kumpas ng kamay. Di ba kapag may tinatawag tayo, ta, ganyan yung ating sinasabi. So tata, kumpas ng kamay po, tata. Pag sinabi naman po nating yam-yam, ito ay ang walang kahulugang, ay ang pagkumpas ng bagay pala na nangangailangan ng action. For example, kapag abracadabra, di ba? Kapag abracadabra, may pakamay pa talaga tayo, mga ganyan, may papikit-pikit pa po ng mata. Yam-yam po, pagkumpas ng bagay na nangangailangan ng action. Yam-yam. Pag sinabi naman po natin, kapag ang tanong sa board exam, ano ang teorya ng wika ang nagsasabi na ang wika raw ay nagmula sa walang kahulugang bulalas ng tao, walang kahulugang bulalas ng tao, ito po ay ang bubble lucky. Bubble lucky. Kapag ang tanong naman sa board exam, ang wika raw ay nagmula sa iyak ng sanggol. Pag may sanggol, kuko agad po ang magiging sagot po. Okay? I-drill po natin para po talaga ma-master nyo. Bawaw, kalikasan. Pupo, masidhing damdamin. Yoheho, persang physical. Tararabumdiay, ritual. Dingdong, mga bagay sa ating kapaligiran. For example, kalansing ng barya. Pag sinabi naman po nating lala, ito ay romansa. Romansa po ang ating tatandaan. Pag tata, ito ay kumpas ng kamay. Yam-yam, ito ay pagkumpas ng ay mga bulalas na nangangailangan ng aksyon. Nangangailangan ng aksyon, yam-yam. Pag walang kahulugang bulalas ng tao, bubble lucky. Pag sinabing po nating sanggol, kapag nakita ang sanggol sa question, koko po, koko. Okay? Let's proceed. Ito ang nangangahulugan na dapat pagyamanin ang wikang Filipino upang maiwasan ang panghihiram ng salitang banyaga. Letter A, monolingual. Letter B, bilingual. Letter C, multilingual. Or letter D, purismo. So lumabas po to last March and I hope lalabas po to ulit.
para alam nyo na po. Ang context clue po natin, nangangahulugan dapat pagyamanin ang wikang Filipino upang maiwasan ang panghihiram ng salitang banyaga. So, ang magiging kasagutan po natin ay... Alright, paki-comment po ang inyong mga kasagutan. So, nandito si Teacher Darren. Hi po, Sir Darren. Good evening po. Alright, paki-comment po ang inyong kasagutan. Pag sinabi natin purismo, ito ay nangangahulugang dapat pagyamanin ang wikang Filipino. Kapag ang tanong sa board exam, ito ay kakayahan ng tao na makapagsalita ng iisang wika, ang magiging kasagutan nyo po ay letter A, kakayang makapagsalita ng iisang wika, monolingual po. Hi, Ma'am Donna Pearl. Magandang gabi po ang ating coach sa SOCSI, Social Science. Napakaganda. Si Ma'am Donna. Si Teacher Darren naman, napakagwapo. Siya po yung coach sa ating MAPE po. MAPE. So, alright. Monolingual, ito ay kakayang makapagsalita ng iisang wika. Kapag sinabi po nating bilingual, kakayahan na makapagsalita ng dalawang wika. From the word itself, bilingual, kakayahan na makapagsalita ng dalawang wika. How about multilingual? Multi, maramihan, right? Pag sinabi natin multilingual, ito ay kakayahan ng tao na makapagsalita ng more than 2 na languages. Okay? Multilingual. Kakayang makapagsalita ng maraming wika. Kapag iisang wika, ang sagot po natin, monolingual. Kapag dalawang wika lang yung kaya niyang isalita, bilingual po. Kapag multilingual, marami po, maraming wika. Okay? Purismo, ito ay nangangahulugang dapat pagyamanin ang wikang Filipino upang maiwasan ang panghihiram ng salitang banyaga. Alright, please. Take note po sa salitang purismo, okay? Letter D po ang ating tamang sagot. Okay, next question. Anong antas ng wika ang tinatawag na wikang standard, kinikilala at ginagamit ng nakararami sa mga formal na sitwasyon? Letter A, pambansa. Letter B, formal. Letter C, pampanitikan. Letter D, informal. Alright, magandang gabi po sa lahat. Binabati ko po ang coach ng English major, si Ma'am Kim. Hi po, Ma'am Kim. Kapag Filipino po, ako po yung magiging coach nyo. Sa SOCSI po ay sina Ma'am Donna at saka Ma'am Ruby. So, duo top notcher po sila. So kapag sinabi na, kapag science po si Ma'am Janessa, kapag TLE si Master D po. Paki-subscribe po sa mga nandito. Please subscribe po sa mga YouTube channel ng mga coaches. Okay? Thank you po. All right, ang mga kasagutan si Ma'am Sarah Andy, letter A, pambansa. Ang ating context clue po ay tinatawag na wikang standard. Standard, pambansa po ba? Alright, may nakikita ako pang panitikan. Wala pong matalinghagang pagpapahayag dyan. So ito po ay letter. Alright, nakuan. Ang tama pong sagot dito ay letter B po, formal. Ang may dalawa lamang po tayo na antas. Ito ay ang formal at informal. So, dito po, napakahalaga na i-master nyo po. Kapag kasi ganitong katanungan, automatic po na i-eliminate natin ay ang pambansa at pampanitikan po. Sapagkat hindi po sila, under lang po sila sa antas ng wika. Pero ang dalawang antas ng wika lang po talaga ay ang formal at informal. At under sa formal na antas ay ang pambansa at pampanitikan. Kapag informal naman po, ito yung kadalasan ginagamit natin or palasak, informal. Alright? So, ang tama pong sagot rito ay letter B po. Salitang standard or wikang standard, letter B po, formal. Okay, let's proceed po. Hi, alright. Nandito na si Ma'am Kim, ang ating
Talagang napakaganda ng boses ni Ma'am Kim. Nakaka-in love. Hi, Ma'am Kim. Good evening po. Alright. So, ito ay tumutukoy sa mga salitang pinaikli at madalas naririnig sa pang-araw-araw na usapang informal. Letter A, balbal. Letter B, colloquial. Letter C, lalawiganin. Letter D, jargon. So, ano po yung tamang sagot natin? Paki-comment po. Ang atin pong context clue ay salitang pinaikli at madalas naririnig sa pang-araw-araw. So, ito po ay colloquial. Ano ang mga salita na halimbawa ng colloquial po? Paki-comment po. Ito ay ang saan naging saan, ang kailan naging kailan. O, di ba? Pinaikli yung mga salita. Kapag ang tanong naman po, sa board exam, ano ang pinakamababang antas ng wika? Ang magiging sagot nyo po ay balbal. Alright, sabi ni Ma'am Dayan, ang halimbawa raw ng balbal ay lispo. Alright, very good po. Lispo, yose, 143, mga bopols, mga ganyan po. Yan po ay halimbawa ng balbal na wika. Kapag sinabi naman po natin lalawiganin, ito ay mga salita na sinasalita sa isang particular na lugar, lalawiganin po. Kapag jargon, ito ay mga salita na kadalasan na ginagamit sa isang particular na profession, ito po ay jargon. Alright? Nagbibigay sila ng halimbawa ng balbal, erpat, lodi, yes po, tama po. Yan po ay balbal. Letter B po ang ating tamang sagot. Alright, i-drill natin. How about, pag sinabi po natin, ilan po ang titik ng baybayin? Ito po ay 17 na titik. Kapag ang tanong sa board exam, ano ang sinaunang pagsulat ba yon? Or baybayin po. Kapag walang baybayin sa choices, alibata po ang magiging sagot nyo. And sa baybayin po, ito ay may 17 na titik na kung saan tatlo ang patinig at 14 ang katinig. Tandaan nyo po, sa 17 na titik, may tatlo na patinig at 14 na katinig. Pag sinabi naman po natin 13 na titik, ito ay ang abecedaryo. Kapag ang tanong sa board exam, ito ay uri ng abakat ng alpabeto ng nabinibigkas ng pakastila. Ang sagot nyo po ay abecedaryo. Ito po ay nagko-consist or binubuo ng 30 na titik. Kapag 20 na titik naman ang nakita nyo sa question, ito po ay ang abakada. Sino ang nagbalangkas ng ating abakada? Si Lopi K. Santos. Si Lopi K. Santos ay kilala natin bilang ama ng balarilang Tagalog. How about ama ng wikang pabansa? Manuel L. Quezon po ang ating kasagutan. So kapag sinabi po natin ilan ang titik ng makabagong alpabeto, kapag ganyan po ang tanong sa board exam, ang magiging sagot nyo po ay 28. May limang patinig at 23 na katinig. Anong titik po ang tinatawag na malapatinig? Dalawa po yon. Ano po ang titik na tinatawag na malapatinig? Ito po ay ang Y at W. Okay, pag sinabi naman po nating purismo, ito ay dapat pagyamanin ang wikang Filipino upang maiwasan ang panghihiram sa mga banyagang salita. Yan lamang po ang tatandaan nyo sa purismo. Pag monolingual, kapag ang tanong sa board exam, kakayahan ng isang tao na makapagsalita ng iisang wika, monolingual. Kapag dalawang wika, bilingual po. Kapag maraming wika, ito po ay multilingual. Alright? Sabi ni Ma'am Isabel Villagen, sarap pong makinig sa drill mo po, Madam Joyce. Alright? Thank you po. Naway, natututo po kayo. Okay? Thank you po, Ma'am Isabel Villagen, at magandang gabi po. So, kapag sinabi natin formal, ang tatandaan nyo po ay wikang standard. Ito ay kilala bilang wikang standard formal. Pag pambansa, ginagamit sa pamahalaan at paaralan. Ang tatandaan nyo po sa pambansa,
paaralan at pamahalaan. Karaniwang ginagamit pang wika sa paaralan at ito rin po ay ginagamit sa pamahalaan. Pagpampanitikan, ito ay ang ginagamit ng mga manunulat. Informal, ito po yung mga salitang karaniwang naririnig natin or palasak na ginagamit sa lansangan. Informal po. Kapag ang tanong sa board exam, ano ang pinakamababa na antas ng wika? Ang magiging sagot niyo po ay balbal. Kapag ang tanong sa board exam, ano ang... Ito ay mga salitang pinaikli. Pag may nakita kayong pinaikli, ang automatic po ang sagot dyan, colloquial po, colloquial. Kapag lalawiganin, ito ay sinasalita sa isang particular na lugar. Particular na lugar, lalawiganin po. Kapag jargon, ito ay sinasalita na sa isang particular na profession. Alright, sabi ni Sir Boy na, ganda naman ng boses ni ma'am. Hindi naman, parang ang lalaki yung boses ko. Alright, let's proceed po. I-drill po natin. Gamit ng wika. Pag sinabi po nating phatic, ito ay ang, siguro nakalimutan nyo na to. Pag sinabi nating phatic, ano po yung tatandaan or context clue ng phatic? Ito ay pagsisimula ng ugnayan. Phatic, pagsisimula ng ugnayan. Alright? Tandaan nyo po to ang gamit ng wika. Like, lumalabas po to sa let talaga. Suki rin po ito ng let. Okay? Pag sinabi nating phatic, pagsisimula ng ugnayan. Phatic, pagsisimula ng ugnayan. Conative. How about conative? Ito ay conative po. Ano po yung ating tatandaan sa conative? Alright, ang tatandaan po natin sa conative ay panghihimok or panghihikayat. Alright, sabi ni Ma'am Sonia, conative koro-koro. No po, no. Ang koro-koro ay metalingual po. Pag sinabi po natin conative, panghihimok or panghihikayat. Conative, panghihimok or panghihikayat. Emotive, pagpapahayag ng damdamin. Ng damdamin, emotive po. Kapag referential, paggamit ng sanggunian. Sanggunian, referential. Metalingual, pagpapahayag ng koro-koro. Pagpapahayag ng koro-koro. So, huwag po kayong makonfuse sa conative at metalingual. Okay? Pag sinabi natin poetic, ito ay ang matalinghagang pagpapahayag po. Alright? I-drill po natin ulit. Phatic, pagsisimula ng ugnayan. Conative, panghihimok or panghihikayat. Emotive, emotion. Referential, sanggunian. Metalingual, pagpapahayag ng kuro-kuro. Poetic, ito po ay ang matalinghagang pagpapahayag po. Okay, may komento, ma'am, paano po kung ang tanong ay pinakamababang antas ng wika na pinaikli at pinahaba ng nasalita? May nasagutan po kasi ako na ganyan. Alright, so in my case po, ang sagot ko po dyan ay colloquial. Colloquial po. Colloquial. Okay? So, I hope master nyo na po to gamit ng wika. Gamit ng wika. Okay, sa teorya naman tayo ng wika, i-drill natin para master po talaga kapag pagdating sa board exam, walang ligtas. Alright? Bawaw. Ito po ay bawaw. Ano po yung clue words natin sa bawaw? Ito po yung nagkamali kayo. Sapagkat na-confuse kayo sa dingdong at bawaw. Alright, pag sinabi nating bawaw, tama si Sir Jesse Eroles. Ito ay kalikasan. Kalikasan. Hi, Ma'am Kim. Nandito na naman si Ma'am Kim. Okay, pag bawaw, kalikasan. Pag popo, masidhing damdamin lang po ang ating tatandaan. Popo, masidhing damdamin. How about yoheho? Yoheho. So, para kang nag-gym. Yoheho. Ito ay puwersang physical. Puwersang physical. Kapag sinabi naman nating tararabumdiay, ang ating pong tatandaan ay ritual. Ritual. Tararabumdiay. Dingdong. Ito po yung na-confuse kayo. Ito yung mga bagay na nalilikha sa kapaligiran. Dingdong. Bagay na nalilikha sa kapaligiran. Ano nga bang halimbawa natin sa dingdong? Kalansing ng barya. Kalansing. At tunog rin po ng dingdong. Yung dingdong na doorbell. Alright? Lala. Lala. Ito ay romansa. Lala. Romansa po.
Tata, kumpas ng kamay. Ta-ta. So, para kang nanghihikayat. Kapag sinabi po natin yam-yam, ito po ay ang mga bulalas na nangangailangan ng action. For example, abracadabra. So, di ba kapag abracadabra, may ano talaga tayo, may sinasali natin yung kamay na may papikit-pikit pa, mga ganyan. So, para rin po siyang connected sa ritual, ganyan. Pagbabulaki, kapag ang tanong sa board exam, ito ay walang kahulugang bulalas ng tao. Ang magiging sagot nyo po ay babulaki. Babulaki. Kapag ang teorya ay nagwika, ay nagmula sa iyak ng mga sanggol, ito po ay koko. Koko. Right, mukhang... wait. Na ano ko kasi na... Wala pa tayo rito. Wait. Alright, dito tayo. Alright, let's proceed sapagkat na-drill na natin. So, I hope na-master nyo na po yun. Okay? Blah, blah. Yes po. Blah, 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 blah. Mga babalaki po yan. Hanggang sa nagkaroon po ng tunog at naging wika. Ganyan po ang teorya ng babalaki. Alright, let's proceed. Ang batas na ito ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., na nagtatadhana na dapat pangalan sa Filipino ang mga gusali at edipisyo ng pamahalaan. So si anong batas po to? Okay, pag nakita natin si Ferdinand A. Marcos Sr., ang magiging sagot po natin ay all right, nauuna po si Sir. Hi Ma'am Sara, eating while watching, sana all po. Ako rito tubig-tubig lang. Alright, ang magiging kasagutan nyo po ay 96. Ang tatandaan nyo po kapag nakita nyo si Ferdinand E. Marcos at dapat ang mga gusali at tanggapan ay nakasulat sa wikang Filipino, ang tatandaan, ang batas po na ito ay kautosang tagapagpaganap bilang 96 po. Kapag kautosang tagapagpaganap bilang 134, ano po yan? Yan po ang batas na nagpapatibay na Tagalog ang magiging batayan ng ating wikang pambansa. Tagalog, 134. Tagalog, 134. Kapag ang tanong naman sa board exam, anong batas ang nagpapatibay na Pilipino ang magiging batayan ng ating wikang pambansa? Ang magiging sagot niyo po ay kautosang pangkagawaran bilang 7. Sabi ni Sir Boy na Tibay, Ma'am, recorded po ba ito? Yes po, recorded po ito. Okay? Okay, kapag ang tanong anong batas, Pilipino, kautosang pangkagawaran bilang 7. How about Filipino, yung F? Ito ay ang saligang batas ng 1987, Article 14, Section 6 po. Okay? I hope na master nyo na po yan kasi talagang sinasali ko po siya sa choices para wala pong lusot during board exam. Alright, let's proceed po. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ay mayroon na tayong katutubong paraan ng pagsulat na kung tawagin sa Luzon ay alibata, at sa Mindanao naman, ito ay tinatawag na letter A, Uyayi, letter B, Creole, letter C, Sanskrito, letter D, Pidgin. So, ang una po nating i-eliminate ay ang Uyayi po, sapagkat alam natin ang Uyayi. Ang Uyayi ay isang awiting bayan. Ang tinatanong po diyan, ang atin pong context clue ay paraan, sinaunang paraan ng pagsulat. Kung sa Luzon, alibata. Kung walang alibata, baybayin. Sa Mindanao naman, ito ay tinatawag na... Sa Mindanao, ang alibata ay tinatawag na... Alright, ito po ay letter C po, Sanskrito. Sanskrito. Ang Uyayi po ay ang pagpapatulog sa bata. Ang Creole, ito yung nativized language. Ang atin pong tatandaan sa Creole, nativized language. Pag sinabi po nating Pidgin, ito ay ang nobody's native language or the makeshift language. Alright? I-drill po natin, Uyayi, pagpapatulog sa bata, Creole, ito po ang ating pong context clue sa Creole ay nativized language. Ang Pidgin naman po ay ang nobody's native language. Okay? Ang tama pong kasagutan ay letter C, Sanskrito po.
Let's proceed. Ano ang patakaran na sinimulang ipatupad sa mga paaralan noong 1974? Ito ay tinatawag na letter A, edukasyong trilingual, letter B, edukasyong bilingual, letter C, edukasyong monolingual, letter D, edukasyong multilingual. Ang tama pong kasagutan natin ay, alright, palagi talagang nauuna si Sir Jesse Eroles. So magtatap na ba yan, sir? Ang atin pong kasagutan ay kapag ipinatupad sa paaralan noong 1974, ang magiging kasagutan niyo po ay ang edukasyong bilingual po. Edukasyong bilingual. 1974, ano ang ipinatupad na batas? Edukasyong bilingual po. Alright? Letter B po ang tamang sa kasagutan. Alright? Balikan mo po ako, sir, pag nag-tap ka na. Jesse Eroles, magta-tap raw. So, kayo ni Ma'am Sarah Salik yung magtatap. Kayong lahat, naway. Okay? Let's proceed po. Ano ang tawag sa bigat ng pagbigas ng pantig na maaaring makapagpaiba sa kahulugan ng salita? Ang atin pong context clue, bigat ng pagbigas ng pantig. Ito ba ay hinto? Ito ba ay tono? Ito ba ay diin? Ito ba ay antala? Alright, please paki-comment po ang inyong kasagutan. Ang atin pong context clue, bigat ng pagbigkas. Bigat ng pagbigkas. So, ang nauna po ay si Ma'am Austin Molina. Hi po, Ma'am Austin. Ito po ay letter C po, diin. Pag sinabi natin hinto, from the word itself, hinto, stop. So, saglit na pagtigil. Kapag tono, ito yung pagtaas at pagbaba. Tono, pagtaas at pagbaba po yung ating i-context clue. Kapag antala, ang hinto at antala ay same lang po. So sila yung una nating i-eliminate. Hinto at antala. So pagbigat ng pagbigkas, diin. Okay, for example sa diin, hapon, ito po ay afternoon. Hapon. So afternoon. Kapag sinabi nating hapon, tao naman ang tinutukoy na nakatira sa Japan or nagmula sa Japan. Okay? Hapon. So, nagbabago ang kahulugan ng isang salita depende sa bigat ng pagbigkas. Okay? Hinto or juncture sa English? English. Yes po, ma'am. Tama po. Juncture. Alright? Letter C po ang tamang kasagutan natin. Alright, let's discuss ponemang suprasegmental. So, pag sinabi natin ponemang suprasegmental, ito yung diin, tono, at antala. Pag sinabi naman natin ponemang segmental, ito yung mga diptongo, cluster, ponemang malayang nagpapalitan, at saka, ano yung isa, ponemang malayang nagpapalitan, at basta may isa po yun. Madidiscuss rin po natin yun later, okay? Pag diin, ito ay tumutukoy sa lakas o bigat ng pagbigkas ng isang salita o pantig. Sa Filipino, ang diin ay maaaring magpalit ng kahulugan ng isang salita. Tama po, right? Alright, for example, hapon. Kapag ang diin ay nasa unang pantig, hapon, ang ibig sabihin nito ay oras pagkatapos ng tanghali. Hanggang sa dapit hapon. For example, maganda ang panahon tuwing hapon. So, ang ini-emphasize po dyan ay afternoon. Kapag ang diin naman ay nasa ikalawang pantig, hapon, ang ibig sabihin nito ay isang tao na mula sa bansang Japan o Japanese sa Ingles. Halimbawa, siya ay isang hapon na naninirahan sa Pilipinas. Alright, yan po ang halimbawa ng diin. Alright, tama po. Pares minimal yung nakalimutan ko sa ponemang segmental. Under sa ponemang segmental, diptongo, cluster, pares minimal at ponemang malayang nagpapalitan po. Now, let's discuss tono. Pagkatapos ng diin, tono or pitch. Ito ay tumutukoy sa taas o baba ng tunog sa pagbigkas ng isang salita. Sa ilang wika, ang tono ay maaaring magbago ng kahulugan ng salita. Halimbawa, madali lang to. Sa halimbawang ito, ang tono o pitch ay pantay o pababa sa dulo. Madali lang to. So meaning nagpapahayag.
Ito ay isang pahayag na nagsasabing madali lang ang isang bagay o sitwasyon. Madali lang ito. So, di ba, pababa. Kapag ang nilagyan naman natin ng question mark, madali lang to, so di ba, nagtatanong. Sa halimbawang ito, ang tono o pitch ay tataas sa dulo ng pangungusap. Ito ay nagpapahiwatig na ang pahayag. Na ang pahayag ay isang tanong at hindi katiyakan. Ang taas ng tono sa dulo ay nagbibigay ng indikasyon na inaasahan ng nagsasalita ang isang tugon. Madali lang to. So meaning nagtatanong. So ang tono ay maaring makapagpabago. Pag sinabi nating madali lang to, so meaning talagang nadalian ka lang. Pahayag lang siya, walang tanong, madali lang to. Okay, ganyan. Kapag madali lang to, meaning nagtatanong ka. So sa tono, ang tono ay maaaring makapagpabago ng kahulugan ng isang salita. So ang ating pong tatandaan sa tono, sa taas o baba ng tunog. Okay? Ang antala or juncture, sabi nga ni Ma'am Kim, juncture, tama po. Ito ay tumutukoy sa saglit na pagtigil o paghinto sa pagsasalita. Ito ay makakatulong sa pagbibigay linaw sa kahulugan ng isang pangungusap lalo na sa mga sitwasyon na magkaiba ang kahulugan depende sa kung saan ilalagay ang paghinto. Halimbawa, hindi siya si Juan. Sa pangungusap na to, walang antala o paghinto, right? Ang pangungusap ay nagpapahiwatig na ang taong tinutukoy ay hindi si Juan. Ito ay diretsyang pagpapahayag na naglalayong itama ang maling pagkakakilala. So meaning, hindi siya si Juan. So alam mo na hindi talaga siya si Juan. So walang hinto na naganap. So nagbabago ang kahulugan kasi ng isang pangungusap, depende kung saan ilalagay ang paghinto. So sa second example, hindi siya si Juan. So meaning nag-i-insist na, may pag-i-insist na na talagang si Juan yung kanilang nakita ba. Sa pangungusap na ito, may antala pagkatapos ng salitang hindi. Tama, may antala, kuwit. Ito ay nagpapahiwatig na ang nagsasalita ay tumututol sa isang naunang pahayag at nagpapatunay na ang taong tinutukoy ay talagang si Juan. Hindi siya si Juan. So talagang nagpapatunay na ang taong tinutukoy talaga niya ay si Juan. So antala, ito ay saglit na paghinto. Nagbabago ang kahulugan ng isang pangungusap, depende po sa saglit na hinto or the antala. Okay? Iinom muna ako ng tubig. Naiintindihan po ba? Paki-comment nga po if naiintindihan nyo ang ponemang suprasegmental. Mga kasampagita, naiintindihan ba? Favorite kasi ng mga Filipino majors ang sampagita. I don't know bakit. Alright, naiintindihan naman daw, sabi ni Sir Jesse Iroles. Malinaw po. Alright, let's proceed po sa ponemang segmental. I-drill po natin, kapag ponemang suprasegmental, kapag sinabi natin diin, bigat ng pagbigkas. Diin, bigat ng pagbigkas. Tono, ito yung taas-baba. Tono, taas-baba. Antala, saglit na paghinto. Okay? Sila ay under sa ponemang suprasegmental. Alright, let's proceed na po. Hi, Ma'am Sarah. Opo daw. Sa ponemang segmental, ano ang tinataglay ng mga salitang lalaki, at madami, marami? So, ito ba ay ponemang malayang nagpapalitan? Ito ba ay diptongo? Ito ba ay cluster? Ito ba ay Paris minimal? So, ako'y natutuwa sapagkat naiintindihan niyo po, okay? Very good po. Ang atin pong context clue, lalaki at lalaki. Madami at marami. Ito ay halimbawa ng letter A po, tama. Letter A, ito ay ponemang malayang nagpapalitan. Pag sinabi kasi natin ponemang malayang nagpapalitan, ay kahit baguhin mo pa ang isang ponema ay hindi nagbabago ang kahulugan ng isang salita. Ganun pa rin po. Ponemang malayang nagpapalitan. At ito ay under sa ponemang segmental. Ano nga ang under sa ponemang suprasegmental? Diin, tono, at antala. Ponemang segmental, ang under naman dito ay ponemang malayang nagpapalitan, diptongo, cluster, at Paris minimal po.
Kapag hindi nagbabago ang kahulugan, ang sagot niyo po ay ponemang malayang nagpapalitan. Ponemang malayang nagpapalitan. Yes po, tama po Sister Jessie. Ito ay kahit nagpapalit, hindi nagbabago ang kahulugan. Ponemang malayang nagpapalitan. At mayroong anim lang tayo na mga titik dyan sa ponemang malayang nagpapalitan. Ang I at E, ang D at R, at ang O at U. O at U, okay? Uulitin ko po, I at E, D at R, O at U. Ang tama pong kasagutan ay letter A po, letter A. Let's discuss ponemang segmental. Pag sinabi naman nating diptongo, pamilyar tayo lahat sa diptongo, right? Alinmang patinig na sinusundan ng malapatinig na Y at W sa loob ng isang pantig. So dapat bago mo siya i-identify na siya ay isang diptongo, dapat ay pagpantigin niyo po muna ang salita. Alright? Hanay. Ano ang diptongo sa salitang hanay? Paki-comment nga po. Hanay. Ano ang salitang dip? Ano po ang dip? Ano po ang ito ay I. I. Hanay. I. Bahay. I. Buhay. I. Kasuy. Uy. Giliw. Iw. So, diptongo. Familiar po tayong lahat dyan. Sa ponemang malayang nagpapalitan, ito ay magkaibang ponema na matatagpuan sa magkatulad na kaligiran ngunit hindi nagpapabago, ngunit hindi nagpapabago sa kahulugan ng salita. For example, lalaki, lalaki, madami, marami, noon, noon. Alright, ponemang malayang nagpapalitan, hindi nagpapabago sa kahulugan ng salita. Cluster. From the word itself, cluster, kambal, katinig. Mapapansin niyo sa cluster, K at L. So, ang cluster, kambal, katinig. Dalawang magkaibang katinig sa iisang pantig po. For example, trabaho, na makikita natin ang cluster sa unang pantig, TR, plano, PL, card, RD, relax, KX, nurse, RS, braso, BR. So, dapat nasa iisang pantig yung dalawang kambal katinig. Alright? Pag pares minimal naman po, ito po ay pares ng salita na magkaibang kahulugan ngunit magkatulad ang bigkas maliban sa isang ponema sa magkatulad na posisyon. So may isang ponema na hindi na nagkakaiba po. For example, pala, bala. So 'di ba magkatulad sila ng bigkas ngunit magkaiba ang kahulugan at may isang ponema sila na magkaiba. Pala, bala, buhay, bahay. So magkatulad sila ng bigkas. Ito ay malumay, buhay, buhay, malumay. Pusa, kusa, gulong, bulong. Alright? So magkatulad ng bigkas, ngunit magkaibang kahulugan, pares minimal. Kapag kambal katinig, cluster. Kapag diptongo, ito ay patinig at malapatinig na nasa iisang pantig. Diptongo, aw, iw, iw, oy, oy, mga ganyan po. Kapag ponemang malayang nagpapalitan, sila po ay mga salita na magkatulad ang kahulugan. Magkatulad pa rin ang kahulugan. Madami, marami. Alright, ganun po. I-drill po natin ang ating mga na-discuss na. Kautosang tagapagpaganap bilang 96, ano po yung tatandaan natin dito? Kautosang tagapagpaganap bilang 96. Alright, paki-comment po inyong kasagutan. Kautosang tagapagpaganap bilang 96. Ito po ang atin pong tatandaan ay si Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos Sr. Siya po ang nagsasabi na dapat nasusulat ang lahat ng tanggapan at establishmento sa wikang Filipino. Ito ay sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 96 po. Kapag 134, Tagalog. Kapag 7, Filipino. Kapag 1987, ang saligang batas sa 1987, Filipino po na F. Kapag sinaunang pagsulat ng wika, alibata. Kapag walang alibata sa choices, ang hahanapin nyo po ay baybayin. Ano naman ang katawagan ng alibata sa Mindanao? Sanskrito po. Sanskrito. Sanskrito. Patakaran na ipinatupad sa mga paaralan noong 1974. Ano nga ulit yung patakaran na ipinatupad sa paaralan noong 1974?
Ito po ay ang 1974 edukasyong bilingual po. Edukasyong bilingual 1974. Baybayin or Alibata, same po. Pero kapag nandoon sa dalawang choices ang Alibata at Baybayin, piliin nyo po yung Baybayin. Baybayin po yung una nyo pong pipiliin. I-apply nyo lamang po sa case na yan. If nakikita nyo sa choices si Alibata at Baybayin, sino nga ulit yung pipiliin nyo? Alright, Baybayin po. Baybayin. Ang edukasyong bilingual, ito ay patakaran na ipinatupad sa mga paaralan noong 1974. Okay, sabi naman ni Ma'am Len, sakto lang po ang bilis ng ating drills. Okay, thank you po Ma'am Len. Alright, let's proceed. Sino ang pangulo ng Pilipinas na nag-utos na awitin ang pambansang awit ng Pilipinas sa wikang Filipino? So, sino naman daw ang pangulo na nag-utos na awitin ang pambansang awit? Letter A, Jose Palma. Letter B, Diosdado Macapagal. Letter C, Manuel Quezon. Letter D, Julian Felipe. Alright, thank you, Ma'am Sara. Beshi ko, okay naman daw po. Ito po ay C. Alright, bakit maraming C? Alright. At letter C po talaga yung kasagutan nyo. Si Manuel Quezon ba ang hinahanap natin? Siya ba ang nag-utos na awitin ang pambansang awit ng Pilipinas sa wikang Filipino? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Right? Alright. Hintayin po natin ang kasagutan ng iba. Ako'y natutuwa sapagkat iba-iba po ang yung mga kasagutan. So, ang nag-utos po na awitin ang pambansang awit ng Pilipinas ay walang iba kundi si Diosdado Macapagal po. Diosdado Macapagal. Kapag ang tanong sa board exam, sino ang sumulat or lumikha ng liriko ng ating pambansang awit, ang magiging sagot nyo po ay Jose Palma. Jose Palma. Alright, tama si Sir Jesse Iroles. So, dapat dalawa po yung president. So, ang una po nating i-eliminate ay ang letter A at letter D po. Kilala natin sila pareho. Kapag ang tanong sa board exam, sino ang sumulat or lumikha ng liriko ng ating pambansang awit, ang magiging sagot nyo po ay Jose Palma. Jose Palma. Kapag naglapat ng himig ng ating pambansang awit, ang magiging sagot nyo po ay Julian Felipe. Julian Felipe. Kapag ama ng ating wikang pambansa, ito ay walang iba kundi si Manuel Luis Quezon. Manuel Luis Quezon. Alright? So, ang tamang kasagutan po natin rito ay letter B, Diosdado Macapagal. Alright, let's proceed po. Samantalang nililinang, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay dapat payabungin at payamanin pa salig sa letter A, mga pangunahing wikang dayuhan. Letter B, umiiral na wika ng Pilipinas at iba pang mga wika. Letter C, Ingles at Tagalog. Letter D, mga wikang katutubo sa mga lalawigan. So letter A, negative po siya. So dapat bang ang dapat payabungin natin ay mga dayuhan na wika? No po. Ang payabungin po natin ay sarili nating wika. Purismo. Alright, so ang tama pong kasagutan ay mga salig sa umiiral na wika ng Pilipinas at iba pang mga wika. Letter B po ang tamang kasagutan. Alright, ano ang teorya ng wika? Ang nagsasabi na ang wika raw ng tao ay nagmula sa panggagaya sa mga tunog ng bagay sa kapaligiran. Alright, eto na yung nako-confuse kayo, teoryang Dengdong, teoryang Lala, teoryang Yoheho, teoryang Bawaw. So ano po yung inyong kasagutan? Paki-comment po. Ang atin pong context clue ay nagmula sa paggaya sa mga tunog ng bagay sa kapaligiran. Bagay sa kapaligiran. Alright na. Mali na naman si Ma'am Austin. Bagay sa kapaligiran. Kalikasan, bawaw, right? Okay, tama si Ma'am Sonia Jell. Ito po ang dingdong. Letter A po ang tama nating sagot. Pagbawaw, kalikasan, tunog sa
kalikasan. Kapag ang nakita nyo po, tunog ng bagay sa kalikasan, bawaw pa rin po ang inyong mga kasagutan. Kapag kapaligiran, ding-dong. Okay? Lala, romansa. Yoheho, pagbubuhat sa gym. Puwersang physical. Puwersang physical po. Okay? Letter A po ang tamang kasagutan. So, wag po kayong ma-confuse. Ding-dong, bagay sa kapaligiran. Bawaw, bagay or bagay sa kalikasan or kalikasan po, okay? Anong teorya ng pagkatuto ng wika ang nagsasabing likas na natuto ang tao ng wika? So ang atin pong context clue, likas. Letter A, innativist. Letter B, behaviorist. Letter C, humanist. Letter D, cognitivist. So ito po ay letter... Ang ating context clue ay likas na natututo ang tao ng wika. Yes po, tama po inyong kasagutan at ito ay innativist. Pag sinabi po nating behaviorist, kapaligiran, kayang kontrolin ang tao ng kapaligiran. Basta behaviorist, kapaligiran, humanist, human, cognitivist, brain, okay? Letter A po ang tamang kasagutan. Itinuturing na ang wika ay arbitraryo. Ito ay nangangahulugan na letter A, na pagkasunduan ng isang lahi. Letter B, nagbabago. Letter C, natatangi. Letter D, isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog. So ang atin pong context clue, arbitraryo. Ano raw po ang kahulugan ng arbitraryo? Please pakikomento po niyang kasagutan. Alright, arbitraryo. Ito ay nangangahulugang... Arbitraryo. Okay, sabi ni Ma'am Austin Molina, letter A pala. Yes po, letter A yon, ding-dong po yan. Ang tama pong kasagutan natin dito, arbitraryo, ito ay napagkasunduan ng isang lahi. Sino po ang nagsabi na ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog? Siya po ay walang iba kundi si Henry Gleason. Ang kapag nagbabago, ang atin pong titingnan ay dinamiko, nagbabago. Ang wika raw ay dinamiko, meaning nagbabago. Ang wika ay natatangi, yes, unique po ang wika. Ang wika ay masistemang balangkas, yes. May sinusunod po na sistema ang wika ayon sa palabuuan, palaugnayan, mga ganyan po. Okay? Arbitraryo na pagkasunduan ng isang lahi po. Letter A, kay Papa Gleason daw. Or Ma'am Sarah, bakit may Papa Gleason yan? Yes po, si Henry Gleason, masistemang balangkas na sinasalitang tunog. Alright? Ang unang yugto ng pagkatuto ng wika na nabubuo sa malikhaing tunog na bunga ng vocalizing, cawing, guggling, at bubbling ng mga bata. So ano raw ang tawag sa unang yugto ng pagkatuto ng wika? Letter A, unitary. Letter B, pasumala. Letter D, expansion at delimitation. Or letter D, automatic. So ang atin pong context clue ay unang yugto ng pagkatuto ng wika. Ito po ay letter. Alright, sabi ni Ma'am Sarah, letter B daw. So sa iba pa pong mga kasagutan. Letter B, alright. Alright, pag sinabi natin unang yugto ng pagkatuto ng wika, yes po, tama po kayo. Ito po ay pasumala po to or na mali po ako ng type. Letter B po ang tamang kasagutan nito. Unang yugto ng pagkatuto ng wika, pasumala po. Pasumala, okay? Unang yugto ng pagkatuto ng wika, pasumala. Sorry for the wrong typo po. Sorry for the typo. Alright, let's proceed. Ito ay yugto ng wika na kung saan ang mga mag-aaral ay nakapagpapahalaga na ng mga salita at parirala, bagamat may mga pagkakamali pa rin taglay dahil sa sariling pagkaunawa. Letter A, ito ba ay unitary? Letter B, ito ba ay kamalayang structural? Letter C, ito ba ay automatic? Letter D, pasumala. Alright, so ang answer po natin kanina ay pasumala po. Typo po yun. Unang yugto ng pagkatuto, pasumala. Okay?
So, ang atin pong context clue rito ay nakapagpapahalaga na ng mga salita at parirala, bagamat may mga pagkakamali pa rin taglay. So, ito po ay letter B, correct po. Kamalayang structural po. So, let's proceed. Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ay nagmula sa walang kahulugang bulalas ng tao. Ang ating context clue, walang kahulugang bulalas ng tao. Letter A, pupu. Letter B, tata. Letter C, tararabumdiay. Letter D, bubble lucky. Ang ating context clue, walang kahulugang bulalas ng tao. Sakit na ng lala. Alright, ang ating context clue, walang kahulugang balalas ng tao. Ito po ay bubble lucky. Pag sinabi naman natin pupo, kapag ang tanong sa board exam, ito ang teorya ng wika ang nagsasabing ang wika raw ay nagmula sa masidhing damdamin pupo. Tata, ito ay kumpas ng kamay. Tararabom di ay ritual. Bubble lucky, walang kahulugang balalas ng tao. Okay? Wala namang sagot. Letter D po. D, dog. Dog po. Letter D, dog. Ang tamang sagot rito. Nasa anong antas ng wika, kabilang ang mga salitang tulad ng nasan at paano? Letter A, ito baybalbal. Letter B, jargon. Letter C, colloquial. Letter D, duplo. So, ang una po nating i-eliminate ay ang duplo. Right? Bakit colloquial? Pwede paki-explain po, may hinahanap ako. Bakit colloquial yung ating kasagutan dyan sa tanong na yan? Ano yung naganap? Bakit colloquial po? Bakit colloquial ang ating sagot? Bakit colloquial? Alright, tama si Ma'am Rhea sapagkat ito ay pinaikli. May pagpapaikli po. Ang nasaan, naging nasan. Ang paano, naging paano. Alright? Ito po ay letter C. Pag sinabi natin balbal, ang question po dito, pinakamababang antas ng wika, balbal. Ang halimbawa ng balbal, yung mga lodi, lespo, mga ganyan po. Yung mga ibinigay nyo po kanina. Pag sinabi naman natin jargon, ito ay sinasalita sa isang particular na profession. Jargon. Particular na profession. Colloquial, pagpapaikli. Okay? Ang salitang bana ay halimbawa ng anong variety ng wika. So, sino dito ang mga Bisaya? Alam na alam to. Ang bana. Maayong gabi eh. Alright, ang bana, ito ba ay ecolect? Ito ba ay dialect? Ito ba ay ethnolect? Ito ba ay ediolect. Alright, bakit may letter? Si Sir Jesse, ethnolect. Bana, ethnolect ba? Alright, si Ma'am Donna Pearl, mga... Hi, Ma'am Donna. Maayong gabi, Ma'am Donna. Pinakamaganda yan si Ma'am Donna. Coach yan sa Soksay po, sila ni Ma'am Ruby. So, bana meaning... lalaki na asawa. Ito po ay letter B po. Hindi po ethnolect to, Sir Jesse. Pag ethnolect, sinasalita ng pangkat etniko. From the word itself, ethnolect, ethnico. Okay? Dialect, sinasalita ng isang particular na lugar. Bana, ito ay sinasalita sa Cebu, sa amin. Malave. Ito, bana, ito ay dialecto. Meaning, sinasalita sa isang particular na lugar. Particular na lugar po. Alright, sabi ni Sir Jesse, nagugulahan ako, pero dialect na pala sagot ko. O, diba, mga lalaki, mabilis talaga magbago ang mga kasagutan. Okay, pag sinabi natin ecolect, ito ay sinasalita sa tahanan. Ecolect, ang ating context clue, sinasalita sa tahanan. Dialect, sinasalita sa isang particular na lugar. Ethnolect, pangkat etniko, etnolinguistikong grupo. Ediolect or the identity dialect.
mga katulad din na Mike Indrekes, 'di ba? Alam natin kung kapag naririnig natin ang mga linyahang ganito, alam natin kung kanino 'yan. Kay Mike Indrekes 'yan. Okay? Yes po, tama po. Ediolek identity dialect. Ang tamang sagot po, bakit dialect? Alright, letter B po, boy, boy. Kinapi ko lang kasi lahat ng mga slides ko, kaya siguro hindi ko na-edit. Pero ang sagot po dito ay dialect. Dialect, bana, dialect po. Dialect, typo po. Okay? I-drill natin. Pangulo na nag-utos na awitin ang pamansang awit sa wikang Filipino? Sino ang pangulo na nag-utos na awitin ang ating pambansang awit sa Filipino? Siya ay walang iba kundi si? Paki-comment po ang inyong kasagutan. Nais kong malaman kung talagang nariritain ba ng utak niyo, okay? The more you interact po, the more na matututo kayo. Alright, sino ang nagsabi na ang pangulo, sino ang pangulo ang nag-utos na awitin ang pambansang awit sa wikang Filipino? Alright, si Makapagal po to, Diosdado Makapagal. Kapag ang tanong naman sa board exam, sino ang lumikha or nagsulat ng liriko ng ating pambansang awit, siya ay walang iba kundi si lumikha ng liriko or nagsulat ng liriko ng ating pambansang awit, siya ay walang iba kundi si Jose Palma po, Jose Palma. Kapag naglapat ng himig ang tanong sa board exam, sino ang naglapat ng himig sa ating pambansang awit, ang magiging sagot niyo po ay si Julian Felipe. Julian Felipe. Pag sinabi po, kapag ang tanong sa board exam, likas na natuto raw po ang tao sa wika, yan po ay teorya ng inativist. Inativist. Inativist, likas na natuto ang tao sa wika. Alright? Pag sinabi po natin ang wika ay arbitraryo, ano po ang kahulugan ng arbitraryo? Ito ba'y nagbabago? Ito ba'y pinagkasunduan? Alright, nais ko pong hintayin ang inyong mga kasagutan. Pag sinabi natin ang wika ay arbitraryo, ito po ay nangangahulugan na arbitraryo. Ano po yung context clue natin sa arbitraryo? Arbitraryo. Alright. Sabi ni Ma'am Austin, pinagkasunduan. Alright, pag arbitraryo, pinagkasunduan ng isang lahi. Arbitraryo, pinagkasunduan ng isang lahi. Yan lang po yung tatandaan nyo. Pag dinamiko, ano yung context clue natin sa dinamiko? Anong kahulugan natin sa dinamiko? Kapag sinabi natin ang wika ay dinamiko, ito ay nagbabago. Unitary. Alright, yugto ng wika kung saan ang mag-aaral ay nakapagpahalaga na ng mga salita at parirala. Ito ay kamalayang structural po. Kamalayang structural. Okay, let's proceed. Sa kautosang pangkagawaran bilang 81 ng 1987, ang alfabetong Filipino ay binubuo ng letter A, 17 na titik, letter B, 30, letter C, 20, letter D, 28. So, ang alfabetong Filipino raw ng 1987, ito ay binubuo ng ilang titik po? Ilang titik? Ilang titik po mayroon ang ating alfabetong Filipino? Alright, nakikita ko na yung mga kasagutan. Sabi ni Ma'am Elsa Tuparan, 28. Tama po. Alfabetong Filipino, 28. Anong alfabetong? Kapag sinabi naman nating 17 na titik, ito po ay baybayin or alibata. Ang baybayin or alibata ay binubuo po ng 17 na titik na kung saan tatlo ang patinig at 14 ang katinig. Tatlo ang patinig at 14 ang katinig, baybayin or alibata po. Kapag 30, yan po ay abecedario. Binibigas ng Pakastila, anong alpabeto ang binubuo ng 30 na titik at binibigas ng Pakastila, ang magiging sagot nyo po ay abecedario, abecedario. How about 20? 20. Ito po ay abakada. Sino ang nagbalangkas? Lope K. Santos. Si Lope K. Santos ay ama ng Balarilang Tagalog. Lope K. Santos, ama ng Balarilang Tagalog. Ano ang sagisag panulat ni Lope K. Santos? O, isali na natin para go for the go na talaga.
Alright, ang sagisag panulat ni Lopi K. Santos ay Dr. Lucas. Anong isinulat? O, talagang isinalip pa. Banaag at sikat po. Alright, siya po ang nagbalangkas ng abakada. Balik po tayo. Sino ang nagbalangkas ng abakada? Siya ay si Lopi K. Santos. Alright. Ang alfabetong Filipino naman ay binubuo ng 28 na titik na kung saan ilan ang patinig ng alfabetong Filipino? 5 po. Patinig, 5. 23 naman ang katinig. 23 katinig. Alright, so ang tamang kasagutan, alfabetong Filipino, 28. 28 po na titik. Ilan lahat ang hiram na titik ng alfabetong Filipino? So alam kong marami ang mako-confuse rito. Letter A, 6. Letter B, 8. Letter C, 7. Letter D, 9. Ilan ang hiram na titik ng alfabetong Filipino? Paki-comment po ang inyong kasagutan. Alright, ilan ang hiram na titik ng alfabetong Filipino? Ilan po ang hiram na titik? Alright, 8 po. 8. Letter B po ang tamang kasagutan. Pero kapag ang tanong sa board exam, ilan ang hiram na titik ng alfabetong Filipino sa alfabetong Ingles? Ang magiging sagot niyo po ay 7. 7 kapag English. Alright, tama si Ma'am Sarah, si Beshiko. Ilan ang hiram na titik ng alfabetong Filipino? Ang magiging sagot niyo? Ang magiging sagot niyo, letter B, 8. Pero kapag nadagdagan ng alfabetong Ingles, ang magiging sagot niyo po ay 7. Ano bang mga hiram na titik? Paki-comment nga po ang mga hiram na titik ng alfabetong Filipino. May 8, right? 8. Paki-comment po. Sapagkat during board exam, like March, ang natatandaan ko po, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa hiram na titik ng alfabetong Filipino. Kaya dapat po i-memorize niyo po yung hiram na titik po. I-memorize nyo po ang hiram na titik. Kasi sa board exam, alin po? Alin yung hindi kasali or alin sa mga choices ang hiram na titik? Ganyan. Alright, tama po si Ma'am Len. Ito po ay C, F, J, N, Y, Q, V, X, at Z. Alright, i-drill natin. Ang mga hiram na titik ng alfabetong Filipino ay C, F, J, N, Y, Q, V, X, at Z po. So, bakit pito po ang kapag nadagdag sa question ang alpabetong Ingles? Sapagkat ang N po ay nagmula sa alpabeto ng, ito po ay nagmula sa Espanyol. N, Espanyol po, okay? Yan po ang mga hiram na titik. Alright, kalubat to na po. Yan po ang hiram na titik. Paki-screenshot po. Alright, let's proceed po. Ito ay binubuo ng 30 na titik na kung saan ito ay binibigkas na paraang pakastila. Na-drill natin to kanina. Letter A, baybayin. Letter B, abecedario. Letter C, abakada. Or letter D, makabagong alpabeto. Ito raw ay binubuo ng 30 na titik. So ano to? At ito ay binibigkas ng paraang pakastila. Ito po ay abecedario. Kapag binibigkas ng paraang paingles, ito ay binubuo ng ano yung alfabeto na binibigkas sa paraang paingles. Paingles, ang magiging sagot niyo po ay... Alright, hihintayin ko po. Pang top notcher question po ito. Kapag... Anong alpabeto ang binibigkas ng paingles? Alright, anong alpabeto ang binibigkas ng paingles? Alright, wala pang... Yes po, kapag 30 na titik at binibigkas ng paraang pakastila, ito po ay abecedario, abecedario. Ang tanong ko po, anong alfabeto ang binibigkas sa paraang paingles? Sa paraang paingles, ano po?
gusto kong makakita ng tamang, may hinahanap po akong kasagutan, okay? Pakastila, yes po, ito po ay abecedaryo. Kapag binibigkas ng paraang paingles, ang magiging sagot nyo po ay makabagong alfabeto po. Makabagong alfabeto. Ilan nga po ang titik ng baybayin? Ang baybayin ay consist of 17 na titik. How about abecedaryo? Ang abecedaryo ay 13 na titik. How about abakada? It's 20 na titik. How about makabagong alfabeto? 28. Yes po, tama po. Kapag ang tanong sa board exam, tandaan niyo po ito. Ito ay alpabeto na binibigas ng paingles. Maliban sa isa, which is enye, ito ay makabagong alpabeto. Alright? Ang sagot po, 30 na titik, abecedaryo. So, sa mga nandito po, i-refill ko po muna ang aking tubig. At sa mga gusto pong mag-CR na mga nanonood, mag-CR na po kayo. Babalik po ako in 2 minutes po. Alright? I-refill ko lang talaga saglit yung tubig ko, okay? Babalik po ako saglit. Wait. Sa mga nandito, uminom na po kayo ng tubig para pagbalik ko, tuloy-tuloy po tayo, okay? Pagbalik ko, tuloy-tuloy po tayo. Alright, I'm back. So, bakit may anong ulam na Ma'am Sara talaga? Alright, chicken daw ma'am yung ulam ni Sir Jesse. Chicken, wow naman sana all may pamanok. Huy, nangihingi pa talaga si Ma'am Sara. Beshi ko. Alright, let's proceed na po. Okay lang po, kain po kayo dyan while nakikinig po, okay? Kain lang po kayo habang nagsasalita po ako. Alright, let's start na po. So si Janet ay naglulubid ng buhangin. Ang pariralang naglulubid ng buhangin ay nagsasaad ng anong antas ng wika? Naglulubid ng buhangin ang ating context clue po. So letter A, colloquial. Letter B, pambansa. Letter C, balbal. Letter D, pampanitikan. So, paki-comment po ang inyong kasagutan. Si Janet ay naglulubid ng buhangin. Ang naglulubid ng buhangin ay isang uri ng tayutay. Ang tayutay sa wikang Ingles ay figures of speech. Alright, ang tama pong kasagutan ay ano raw ang antas ng wika? Antas. So, ito po ay pampanitikan. Yes po, tama. Colloquial, pagpapaikli, pambansa. Ito yung ginagamit sa pamahalaan at paaralan. Ang atin pong context clue or tatandaan kapag pambansa, ito ay ginagamit sa paaralan at pamahalaan. Pagbalbal, ito ang pinakamababang antas ng wika. Okay? Balbal, pinakamababang antas ng wika. Ang sagot po natin ay pampanitikan. Naglulubid ng buhangin. Ano pong kahulugan ng naglulubid ng buhangin, ito po ay magaling magsinungaling. So, sino nga ba ang magaling magsinungaling? Babae or lalaki? Alright, naglulubid ng buhangin, magaling magsinungaling. So, ang tama po nating kasagutan ay letter D po, dog. Letter D. Okay, sabi ni Ma'am Alhamid Ilahan, Ma'am, i-upload po ba yan pagkatapos? Yes po, ma'am. I-upload ko po ang
live na to pagkatapos para mapanood nyo po. Okay? Para may mabalikan kayo. So, ang tamang kasagutan natin ay letter D, pampanitikan. So, let's proceed. Anong uri ng tungkulin ng wika ang tumutugon sa pangangailangan na kung saan ang halimbawa ay pag-uutos at pakikiusap? So, ang atin pong context clue, tumutugon sa pangangailangan na kung saan ang halimbawa ay pag-uutos at pakikiusap, ito ay letter A, instrumental, letter B, regulatory, letter C, interactional, letter D, informative. So, pakikomento po ang inyong kasagutan. Welcome po, Ma'am Alhamid. Ito ay pag-uutos at pakikiusap, ang atin pong kasagutan diyan ay instrumental. Kapag nakita po natin yung pag-uutos at pakikiusap, yan po ay instrumental po. So meaning tumutugon sa pangangailangan. Pag sinabi naman nating regulatory, ito ay, halimbawa nito ay panuto. Pagbibigay ng panuto ng guro. So nagre-regulate siya. Re-regulate, regulatory. Interactional, ito yung pakikipag-chismisa natin, pakikipag-maritisa natin. Interactional yun. Yung pakikipagkamustahan, pakikipag-usap, interaction. Kapag informative, pagbibigay ng impormasyon. So, ang atin pong tamang sagot, uri ng tungkulin ng wika, basta tungkulin ng wika, pag-uutos at pakikiusap, instrumental po agad yun. Okay? Letter A po. I-discuss natin ang iba't ibang tungkulin ng wika para kapag lumabas sa board exam, walang lusot. Okay? Interactional. Pagpapanatili ng ugnayan at relasyong sosyal. Pakikipagkamustahan, pakikipagchismisan, interactional yan. Instrumental. Tumutugon sa pangangailangan. Halimbawa, pakikiusap or pag-uutos. Regulatory. Kumukontrol o gumagabay sa kilos ng iba. So kapag nagbibigay ng panuto ang isang guro, di ba? Kinokontrol niya ang mga mag-aaral sa kung paanong pamamaraan niya i-collect or anong mga panuntunan niya. Okay? Sabi ni Ma'am Sir, ligwak daw. Okay lang po maligwak basta hindi po sa board exam. Alright? Regulatory, kumukontrol at gumagabay. Ang halimbawa po nito ay pagbibigay ng panuto, pagbibigay direksyon, regulatory po, okay? Personal, nakakapagpahayag ng sariling damdamin or opinion. Personal, nakakapagpahayag ng sariling damdamin. Pag sinabi natin imahinatibo, imahinasyon, malikhaing paraan. Imahinatibo, malikhaing paraan sa pamamagitan ng pagsasalaysay gamit ang idioma o tayo-tayo. O tayo-tayo, heuristiko, makapaghanap ng impormasyon. Heuristiko, okay, ganyan po. Heuristiko, makapaghanap ng impormasyon. Informative, makapagbigay ng impormasyon. So, ang halimbawa po sa heuristiko ay pakikipagpanayam. Pakikipagpanayam, ito po ay makapaghanap ng impormasyon. Ang halimbawa naman po sa informative ay ang ginagawa po natin ngayon. Ako po ay nagbibigay ng impormasyon na kung saan ito po ay magagamit nyo sa darating na let. Informative. Makapagbigay ng impormasyon. Kapag ang tanong sa board exam, makapaghanap ng impormasyon, anong tungkulin ng wika? Heuristiko po. Heuristiko. Okay? Makapagbigay ng impormasyon, informative po. Alright, let's proceed. I hope naintindihan po ang tungkulin ng wika sapagkat madali lang naman po siyang intindihin, right? Interactional, pagpapanatili ng interaction social, instrumental, tumutugon sa pangangailangan, regulatory, kumokontrol, personal, nakapagpabahagi ng ating ating opinion or damdamin, imahinatibo from the word itself, imahinasyon po. Heuristiko, paghahanap ng impormasyon. Informative, pagbibigay ng impormasyon. Okay? Let's proceed. Si Teacher Ruby ay nagbibigay ng panuto sa mga naatasang mag-aaral hinggil sa mga napiling paksa.
Ang naturang gawain ay nagtataglay ng anong tungkulin ng wika. So, ang atin pong context clue, nagbigay ng panuto. So, ito ba ay interactional? Ito ba ay heuristiko? Ito ba ay informative? Or ito ba ay regulatory? Alright, ang galing ni Ma'am Len. Napakabilis mag-type ni Ma'am Len. Alright, thank you Ma'am Dayan Villacorte. Galing po ni Ma'am Joyce. Thank you po Ma'am Dayan. Alright, ang tamang kasagutan po natin ay regulatory, nagbigay ng panuto po. Ang ating context clue, nagbigay ng panuto. Interactional, pakikipag-usap, pakikipagkamustahan, heuristiko. How about heuristiko? Paghahanap or pagbibigay, okay? Alright, please pakikomento po. Heuristiko, paghahanap or pagbibigay? Ano po ang heuristiko? Pag sinabi natin heuristiko ay paghahanap ng impormasyon. For example, ang halimbawa ng heuristiko, pakikipagpanayam. How about informative? Ito ay pagbibigay ng impormasyon. For example, lecture. Ito yung ginagawa natin ngayon. Okay? Ang tama pong kasagutan ay letter D. D po. Mula sa isang tunog, ang wika ay nabubuo upang maging isang pantig. Nabubuo ng salita, okay? Bakit nunuo to ng salita? Bubuo po to, okay? Bubuo ng salita para sa isang parilala tungo sa makabuluhang pangusap. Ito ay nagpapakita na ang wika ay letter A, isang masistemang balangkas, letter B, arbitraryo, letter C, dinamiko, letter D, ginagamit. So, may sistema, right? Mula sa isang tunog, ang wika ay nabubuo upang maging isang pantig. So may proseso. Proseso, ang wika ay isang masistemang balangkas. Kapag ang tanong sa board, alright, bakit pa iba-iba ng sagot ito si Sir Jesse Iroles? A, naging D. So sir, ito po ay masistemang balangkas po. Masistemang balangkas. Pag sinabi po kasi natin masistemang balangkas, may proseso po tayong sinusunod. Masistemang balangkas, may proseso po tayong sinusunod. How about arbitraryo? Ano po yung context clue natin sa arbitraryo? Ano pong kahulugan ng arbitraryo? Ito po ay pinagkasunduan ng isang lahi. Arbitraryo, pinagkasunduan ng isang lahi. How about dinamiko? Dinamiko, ang wika ay dinamiko. Ito ay nangangahulugan na ang wika ay nagbabago. Dinamiko, nagbabago. Okay, ginagamit. Ang wika ay ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? Ang tamang kasagutan ay letter A. Kapag proseso, masistemang balangkas po. Okay? Let's proceed. Ito ay tumutukoy sa instrumento ng komunikasyon na siyang ginagamit sa pakikipagdalastasan, ugnayan, at pagpapalitan ng kaisipan. Ang ating context clue, instrumento ng komunikasyon. Letter A, tunog. Letter B, vocabulario. Letter C, wika. Letter D, sining. Ang ating context clue, instrumento ng komunikasyon na ginagamit sa pakikipagtalastasan. Talastasan, instrumento ng komunikasyon. Ito po, ano bang ginagamit natin sa pakikipagtalastasan? So, ang ating pong gagawin dito, umbrella method. Sapagkat sa wika, sakop niya na po lahat ang tunog, vocabulario at sining. So, ang magiging sagot po natin ay letter C po. Letter C, okay? Let's proceed. Ang salita, aling salita ang may diptongo? Letter A, bawal. Letter C, bahay. Letter C, sibuyas. Letter D, lahat ng nabanggit. Muli, aling salita raw ang may diptongo? Letter A, bawal. Letter D, bahay. Letter C, sibuyas. Or letter D, lahat ng nabanggit. Pakikomento po ang inyong kasagutan.
Okay, bakit may sumasagot? Aling salita ang may diptongo? Lahat ba nang nabanggit? So, di ba ang sinasabi ko po, kapag diptongo, bago nyo po siya i-identify as diptongo, meaning dapat pagpantigin nyo muna ang salita, okay? Bawal. Ang nasa iisang pantig ba ang aw? Di ba wala? So, hindi siya pwedeng maging isang diptongo sapagkat ang meaning po ng diptongo ay dapat nasa iisang pantig ang patinig at malapatinig na Y at W. Kaya, ikis po si bawal. How about bahay? Nasa iisang pantig po ba? How about sibuyas? Uy, nasa iisang pantig po ba? Alright. So, ang tama pong kasagutan natin ay bahay. So, bahay po ang ating kasagutan. Hindi po lahat ng nabanggit, okay? Hindi po lahat ng nabanggit, kundi bahay po. Ang alin sa mga sumusunod na titik ng alfabetong Filipino ay isang hiram? Letter A, J, letter B, B, letter C, Q, or letter D, A? Alin raw po ang hiram na titik sa alfabetong Filipino? Ang context clue, hiram na titik ng alfabetong Filipino. Ito po ay Q. Ano nga ba ang mga hiram na titik? Pakikomento nga. C, F, J, N, Y, Q, V, X, at Z po. Z po. Alright, kapag ang tanong sa board exam, ilan ang hiram na titik ng alfabetong Filipino? 8 ang sagot niyo po. Pero kapag ang tanong sa board exam, ilan ang hiram na titik ng alfabetong Filipino sa alfabetong Ingles, ang magiging sagot nyo po ay 7. Sapagkat ang NY po ay nagmula sa Espanyol, okay? Letter C po ang tamang kasagutan natin. Handa nang lumisan ang taong amoy lupa nang malaman niyang nasa maayos na kalagayan ang mga anak nito. Ang parilalang amoy lupa ay nagsasaad ang anong antas ng wika? Letter A, colloquial. Letter B, balbal. Letter C, pambansa. Letter D, pampanitikan. So, amoy lupa. May pagpapaikli ba? Alright, ang tama pong kasagutan natin ay pampanitikan po. Pampanitikan. Alright, colloquial, pagpapaikli. How about balbal? Pinakamababa na antas ng wika, balbal. Pambansa, ito ang mga salita na ginagamit sa pamahalaan at paaralan. Pamahalaan at paaralan, pambansa po. Pampanitikan, ito ay ang matalinghagang pagpapahayag tayutay, idioma. Mga yan po ay mga paggamit ng mga tayutay at idioma. Ang amoy lupa, meaning tao na malapit ng mamatay. How about lumabas last March 19 ay ang mahinhing talipandas. Ano po ang ibig kahulugan ng mahinhing talipandas? Pag sinabi po nating mahinhing talipandas, siya ay babaeng nasa mahinhing talipandas po. Alright, nais ko pong hintayin ang inyong kasagutan. Pag sinabi po nating mahinhing talipandas, ano po yun? Mahinhing talipandas po. Alright, wala pa akong nakikitang komento. Mahinhing talipandas. Yes po, ang mahinhing talipandas ay uri ng pampanitikan. Ngunit ito ay nangangahulugan na... Uy, bakit ba'y babaeng balang? Nasa loob po ang kulo. Mahinhing talipandas, siya po ay... Nasa loob ang kulo po, okay? Alright, ang tamang kasagutan natin, basta't amoy lupa, siya ay under sa pampanitikan. Sapagkat when we say pampanitikan, gumagamit ng matalinghagang pagpapahayag, tayutay, idioma, mga ganyan po. Okay, let's proceed. Hoy, bakit may babae? Sonia. Alright, alin sa mga salita sa ibaba ang nasa kayariang KPP, KK, PK, PKP?
Letter A, kasaysayan. Letter B, geografiya. Letter C, katapangan. Letter D, clustering. So, may technique po ako rito. Para hindi po makonsume lahat ng oras nyo. Ang ginawa ko, tatlo po. Tatlo yung titik na tinatandaan ko. KPP. So, katinig, patinig, patinig. So, letter A, katinig, patinig, patinig. So, letter A, ikis agad. Sapagkat, ang ikatlo po niyang titik ay katinig. Ang hinahanap natin, KPP. How about letter B? Katinig, patinig, patinig. So, tama si letter B, right? How about letter C? Katinig, patinig, katinig. So, ikis agad si letter C sapagkat katinig ang kanyang pangatlong titik. Si clustering naman, katinig, katinig. So, ikis po agad. Dapat KPP. So, para hindi na po makonsume ang inyong time, so, dapat sa ang i-recommend ko po ay tatlo pong letra ang tatandaan nyo. Alright? Pero kapag lahat sila nagsimula sa KPP, KPP, mas mabuting tapusin nyo na po para sigurado. Okay? Isang beses lang po kayong mag-take ng board exam. Kaya dapat itodo na natin ito. Okay? Basta Genedet Proof Ed po kay Sir Melvin po. Okay? Kay Sir Melvin. Kasi alam nyo ang nakaganda kay Sir Melvin, recorded. Pwede mong balikan kahit kailan mo gusto. Pwede mong dalhin mo yung phone mo kahit saan para mag-drill. Ganyan po. Yan po yung ginawa ko nung nag-review po ako. Like, very, mas natututo po ako sa panonood ng video sa panonood ng video. Okay? Visual auditory po kasi ako. So, dapat ngayon pa lang alam nyo kung sa anong pamamaraan kayo mas matututo, okay? So, proceed na po tayo. Letter B po ang tamang kasagutan. Alin ang hindi kasali sa pangkat? Letter A, cluster. Letter B, tono. Letter C, diin. Letter D, antala. So, alin daw ang hindi kasali sa pangkat? Alin ang hindi kasali sa pangkat? Si Ma'am Dayan, sabi niya, letter A, letter Bebe. Sana all pwedeng balikan. Hindi lahat binabalikan, Ma'am Sara. Alright, ang tama pong kasagutan ay letter A po. Bakit? Bakit hindi kasali sa pangkat si letter A? Si letter A po ay under sa ponemang suprasegmental. Si letter A po yung naiiba, right? Ang tono, diin, at antala ay under sa ponemang segmental. Ponemang segmental. Ang under naman sa ponema... Okay. Ano po natin? Baka nako-confuse kayo. Kapag sinabi natin ponemang suprasegmental, ang under po dyan ay tono, diin, at antala. Ang under naman sa ponemang segmental, diptongo, cluster, pares minimal, at ponemang malayang nagpapalitan po, okay? I hope malinawan po kayo. So, ang tama po nating sagot, letter A. Sapagkat siya po, siya lang po yung naiiba. Letter A. So, proceed na po tayo. Bakit Tagalog ang siyang napiling batayan ng kauna-unahang wikang pambansa sa Pilipinas? Muli, bakit Tagalog ang siyang napiling batayan ng kauna-unahang wikang pambansa sa Pilipinas? Letter A, dahil sa ito ang ginagamit ng mga taga-Maynila kung saan matatagpuan ang kabisera ng Pilipinas. Letter B, dahil sa ito ay binubuo ng mga kaakit-akit na mga salita at bukabularyo. Letter C, dahil sa ito ay tinatanggap at ginagamit ng mas nakararaming Pilipino. Letter D, A at C. So, alin po ang tamang kasagutan? Paki-comment po. Bakit raw Tagalog ang napili nating batayan? Or ang napili nating batayan sa kauna-unahang wika? Alright? So, halo-halo po ang inyong kasagutan. May C, may B, at may D. Alright? So, ang tama po nating sagot ay letter dog po. Letter D. Dahil sa ito ay ginagamit ng mga taga-Manila kung saan naman matatagpuan ang kabisera ng Pilipinas at dahil sa ito ay tinatanggap at ginagamit na ng mas nakararaming Pilipino. Letter A at C po. So, ang tamang sagot, letter D. Okay? Letter D.
Ano ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas sa panulat ni Juan de Plasencia? Letter A, Doctrina Christiana. Letter B, Nuestra Señora del Rosario. Letter C, Barlaan at Yusafat. Letter D, Divine Comedy. So ano raw ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas? Anong aklat? Ito ay Doctrina Christiana po. Kapag ang tanong sa board exam, ano ang unang aklat? Doctrina Christiana. Pero kapag ang tanong, ano ang ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas? Ano nga ba ang ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas? Alright, ano nga ba ang ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas? Alright, anong aklat? May nagsabing Barlaan, may nagsabing Nuestra. Ano nga ba? So, ang ikalawang aklat po na nailimbag sa Pilipinas ay ang Nuestra Señora del Rosario. So, sino ang sumulat ng Nuestra Señora del Rosario? Sino po ang sumulat ng Nuestra Señora del Rosario? So, gusto ko pong malaman if talagang nakinig kayo sa drill natin sa FB Live sapagkat idrinil ko po ito. Sino ang sumulat ng Nuestra Señora del Rosario? Okay? Okay, pag sinabi nating sino ang sumulat, kapag ang tanong sino ang sumulat, ang magiging sagot nyo po ay si Nuestra... Ay, magiging sagot, bagod, oy. Ang magiging sagot nyo po ay si Blancas de San Jose. Sino ang sumulat ng Nuestra Señora del Rosario? Blancas de San Jose po. How about Barlaan at Yusafat? Sino ang sumulat ng Barlaan at Yusafat? Napakasakit na talaga ng... Alright, sino po ang sumulat ng Barlaan at Yusafat? Ang Barlaan at Yusafat po ay ikatlong aklat na nailimbag sa Pilipinas. Pero kapag ang tanong sa board exam, ano ang unang nobelang aklat? Nobelang aklat, unang nobelang aklat na nailimbag sa Pilipinas, ang magiging sagot niyo po ay Barlaan at Yusafat. Kapag unang aklat lang, Doctrina Christiana, okay? I hope hindi kayo malito. I-drill natin. Kapag unang aklat na nailimbag, Doctrina Christiana, unang nobelang aklat na nailimbag, Barlaan at Yusafat. Pero kapag Barlaan at Yusafat po, okay? Antonio de Borja po ang sagot. How about Divine Comedy? Lumalabas po to sa Gen Ed at sa ating majorship. Sino po ang sumulat ng Divine Comedy? Divine Comedy. Or sa Filipino ay tinatawag na Divina Comedia. Divina Comedia. Alright. Ito ay si Dante Alighieri. Divine Comedy, Dante Alighieri. Barlaan at Yusafat, Antonio de Borja. Nuestra Señora del Rosario. Siya po ay si Blancas de San Jose. Doctrina Christiana, Juan de Plasencia naman po ang sumulat. Okay? Divine Comedy, Dante Alighieri po. Okay. Letter A po ang tamang kasagutan. So let's proceed. Anong batas ang nagpapatibay sa paglikha ng surian ng wikang pambansa? Letter A, Batas Commonwealth bilang 184. Letter B, Kautosang Tagapagpaganap bilang 117. Letter C, Batas Republika bilang 7104. Or letter D, Kautosang Pangkagawaran bilang 25. Alright, ano raw ang batas na nagpapatibay sa paglikha ng SWP or the Surian ng Wikang Pambansa? Letter A, 184 ba? Pakicomment po ang inyong kasagutan. Letter B, 117. Ano po yung batas na nagpapatibay? Alright, talagang nauuna si Sir Jesse. So ito po ay ang Batas Commonwealth bilang 184. At kapag ganito naman po ang tanong sa board exam, anong batas ang nagpapatibay sa paglikha ng LWP? Diba una pong nailikha ang SWP, sumunod LWP. So anong batas ang nagpapatibay sa LWP or dalinangan ng mga wika sa Pilipinas? Ito po ay ang
kautosang tagapagpaganap bilang 117. Siya po ay nasa letter B na choices. Kautosang tagapagpaganap bilang 117, ito po ang batas na nagpapatibay sa paglikha ng LWP. LWP 117 po. How about KWF? Commissions sa Wikang Filipino ngayon. Ito po ay ang Batas Republika bilang 7104. Batas Republika bilang 7104, KWF. KWF. Ano yung unang batas sa paglikha na ng ating surian? Ito ay ang SWP. SWP ang po ang nauna. Sumunod LWP, linangan ng mga wika sa Pilipinas, at ang sumunod ay ang KWF. Kapag SWP 184, kapag KWF 7104. How about S, yung linangan LWP, ito ay 117. So, yes po, tama. SWP 184. Okay. Ang magiging sagot po natin dito ay letter A po. Letter A. Ang kautusang pangkagawaran bilang 25 naman po, ito po yung edukasyong bilingual. Edukasyong bilingual or the bilingual education, kautusang pangkagawaran bilang 25 po. Kautusang pangkagawaran bilang 25. So, ang akin pong context clue dito, di ba, 25-2, bilingual. So, bilingual education. Ganun po, okay? Letter A po ang ating sagot. Let's proceed na po. Anong variety ng wika ang tinatawag na makeshift language o mas kilala sa tawag na nobody's native language? Letter A, Creole. Letter B, Ecolec. Letter C, Ediolec. Letter D, Pidgin. So, tinatawag raw makeshift language. Ano raw yung tinatawag na makeshift language? Ito ba? Ito po ay? Ano po yung tinatawag nating makeshift language? Alright, bakit may sumagot ng Creole? Alright. Okay lang. Okay, pag sinabi nating nobody's native language or the makeshift language, ito po ay Pidgin. Pidgin. Kapag Creole, ito ay naging nativized na po na language. Creole, nativized na po na language. Ang Ecolec naman po, ito yung wika na sinasalita sa loob ng tahanan, Ecolec. Ethnolec, pangkat etniko. Ediolec, identity dialect. Okay? Identity dialect. So, ang ating pong tamang sagot rito ay ang Pidgin. Pidgin, alright? Si Ma'am Diane, Pidgin po pala. Very good po. Pidgin po. Ang ating pong context clue sa Creole, ito po ay ang nativized na language. Nativized na language. Ako, pili, sagot Pidgin. Yes po, ganyan po. Ikaw, Billy, akin paninda. Ana, ganyan. Yung mga in-check po, Pidgin, okay. Letter D po ang tamang kasagutan. Ang vocal ay salitang iwatan na tumutukoy sa pantakip sa ulo o pamproteksyon. Sa anong variety ng wika na bibilang ang may salungguhit? Letter A, Ecolec. Letter B, Dialecto. Letter C, Jargon. Letter D, Ethnolec. Alright, pakikomento po ang inyong kasagutan. Alright, vocal meaning sinasalita siya sa isang pangkat etniko, okay? Kaya ang magiging kasagutan po natin ay Ethnolec. Pag sinabing Ecolec, ano nga ulit ang Ecolec? Sinasalita sa tahanan, tama po. Dialecto, ito po ay sinasalita sa isang particular na lugar. Dialecto, particular na lugar. How about Jargon? Ito po ay sinasalita ng isang particular na profession, okay? Sinasalita sa isang particular na profession, Jargon po. Ang Ethnolec, etnolinguistikong grupo. Okay, let's proceed. Okay, bakit and a graduate lang po? Ethnolec po ang tamang kasagutan. Letter D. Okay. Ang hindi po namin kayot, ang salitang hindi po namin kayot tatantanan at dahil hindi natutulog ang balita 24 oras ay mga tanyag
napahayag ni Mike Enriquez sa television? Sa anong variety ng wika ito na iuuri? Letter A, jargon. Letter B, ethnolect. Letter C, dialect. Letter D, idiolect. So, yes po, walang magkakamali rito. Ito po ay idiolect po, identity dialect. Letter D po ang tamang kasagutan. Alright, i-drill natin. Sa kautosang pangkagawaran bilang 81 ng 1987, ang alfabetong Filipino ay binubuo ng ilang titik. Ilang titik ba mayroon ang ating alfabetong Filipino? Alright, pakikomento nga po inyong kasagutan. Ilang titik po ba mayroon ang ating alfabetong Filipino sa bisa ng kautosang pangkagawaran bilang 81 ng 1987? Ito po ay consist of, yes po, tama. Ito ay consist of 28 na titik. 17 na titik, ito ay aba. Ito po ay baybayin. Pag wala ang baybayin, alibata po. 13 na titik, abecedario. Abecedario, ito ay binibigkas ng Pakastila. How about 20 na titik? Ito po ay abakada. 28 na titik, ito po ay makabagong alfabeto or alfabetong Filipino. Okay? Ano naman ang ibig sabihin ng naglulubid ng buhangin? Ito ay halimbawa ng pampanitikan. Ano ang ibig sabihin? Naglulubid ng buhangin, meaning magaling magsinungaling. Magaling magsinungaling po ang ibig sabihin ng naglulubid ng buhangin. How about amoy lupa? Amoy lupa. Ito ay nangangahulugang tao na malapit na pong mamatay. Mamatay. Alright, tama si Ma'am Austin Molina. Sinungaling, pwede po. Okay, naglulubid ng buhangin, magaling magsinungaling. Alright, how about unang aklat na nailimbag sa Pilipinas? Ano po yun? Ma'am Sara, grabe yung term ni Ma'am Sara. Malapit ng matigok raw po yung amoy lupa. Amoy lupa. Okay, unang aklat na nailimbag sa Pilipinas, ito po ay ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas. Ano po ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas? Ito po ay ang Doktrina Kristiyana. Sino po ang sumulat? Sino po ang sumulat? Sino po ang sumulat ng Doktrina Kristiyana? Ito ay walang iba kundi si Juan de Plasencia. How about Nuestra Señora del Rosario? Sino po ang sumulat? Siya ay walang iba kundi si Blancas de San Jose. Berlan at Josaphat, siya ay isinulat ni Antonio de Borja. Kapag ang tanong unang aklat na nailimbag sa Pilipinas, ang magiging sagot niyo po, Doktrina Kristiyana. Kapag ang tanong naman sa board exam, ano ang unang nobelang aklat na nailimbag sa Pilipinas, ang magiging sagot niyo po ay Barlaan at Yusapat. Ikalawang aklat na nailimbag sa Pilipinas, Nuestra Señora del Rosario po. Kapag batas Commonwealth bilang 184, ito po ay SWP or dasurian ng wikang pambansa. SWP, batas Commonwealth bilang 184. How about linangan ng mga wika sa Pilipinas or the LWP? Ito po ay sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 117, LWP 117. How about KWF? Ito po ay Batas Republika bilang 7104, KWF 7104, SWP 184, LWP 117, KWF 7104. Okay, pag sinabi naman natin kautosang pangkagawaran bilang 25. Ano yung context clue natin? 25-2. Ito ay ang edukasyong bilingual or the bilingual education po. Pag sinabi naman natin Pidgin, ito ay ang nobody's native language or ang makeshift language. Ano yung tatandaan natin sa Creole? Ito ay ang nativized na language. Nativized na language. Pag sinabi natin ethnolect, ethnolinguistikong grupo, ano ang halimbawa? Ivatan. Ivatan, right? Yung pantakip sa ulo. Idiolect, identity dialect, yung kina Mike Enriquez, Mark Logan, mga ganyan po. Okay? I hope nakakasunod po kayo. Alright? So that would end our discussion. So that would be all po, mga kasampagita. I hope natuto po kayo. Natuto po ba kayo? Kumusta naman po yung pagre-review natin? Ngayong tapos na po yung review natin at ubos na rin ang boses ko.
Kumusta po yung review natin? Okay lang po ba? Okay lang po ba yung facing ng review natin? Actually, gumagawa na po ako ng schedule at there are 17 topics po. At ngayon ay tatlong topics po yung ating tinalakay under sa new TOS, which is the introduction sa pag-aaral ng wika, its struktura ng wikang Filipino, at ang variety at variation ng wika. So, tatlo po. So, may 14 na lang po tayo na topic na need i-discuss po. So, atin pong i-hope na sana po hindi sa pag-abot po ng September ay mastery na lang po tayo. Okay? Mastery na lang po. Alright? Okay naman daw po. Thank you po. Marami po akong sabi ni Ma'am Sarah. Alright? Thank you po, Ma'am Sarah. Thank you. Si Sir Jesse, ito yung palaging nangunguna sa pagsagot. Alright, thank you po. Sana ganyan lahat. Sabi naman ni Ma'am Rica Romero, sana ganyan lang lumabas sa exam for sure, pasado lahat. Actually po, during board exam, ang lumalabas po kadalasan sa Filipino ay mga proofread na Tinagalog, mga proofread po na katanungan na Tinagalog. Under po siya sa pagtuturo at pagtataya ng makrong kasanayang pangwika, which is hindi pa po natin tinalakay. Kasi gusto ko pong sunod-sunurin lahat para organisado po ang ating facing, okay? Para organisado po ang ating facing. So, I hope natuto po kayo. See you po sa next live. See you po sa next live po, okay? So, i-end ko na po ang live. Marami pong salamat, mga kasampagita. At I hope po na sa next live ay andirito po ulit kayo, okay? Alright, so I think that would be all. Thank you po sa pakikinig, mga kasampagita. And I hope marami po kayong natutunan. Last, sabi naman ni Ma'am Diane Villacorte, galing mo po ma'am, ang dami ko pong natutunan. Meron po akong major shift sa review center pero andito po ako. Wow naman, Ma'am Diane Villacorte. Thank you po. I hope sa mga self-review dyan, huwag po kayong mawala ng pag-asa sapagkat gagawin ko po lahat. Tutulungan ko po kayo sa abot ng aking makakaya po at sasamahan hanggang dulo. So I hope marami po kayong natutunan. Thank you po Ma'am Diane. Thank you po. Thank you for your kind words. Wait, pipicturan ko lamang po. Alright. God bless po sa lahat at happy weekend po, okay? Pasensya na po sa boses ko sapagkat katatapos ko lang rin sa klase ng masteral. Holdy po ako sa Sabado at Linggo sa masteral kaya pag gabi, andito na naman ako kaya yung boses ko, ubos na po talaga. Okay? Thank you po and goodbye po.